lahat. Ako po si Sabrina Anonas, live na live mula sa Leni at Kiko HQ. Kasama ko po ngayon si Professor Xiao Chua, alagad ng sining at kasaysayan. Hello po, Prof. Xiao! Sayang araw, Sabrina, at sa lahat ng ating mga manonood sa live! Sa ngalan ng San Anselmo Press, binabati ko ang lahat ng mga nanonood sa Facebook Live ng Happy Easter. Maraming salamat at nakikiisa kayo ngayon sa paglulunsad ng antolohiyang Lugaw ni Leni, Pink Parol, Kakampink, KKK at iba pa. At simula ng saranggola ng pag-asa. Prof. Xiao, opo. Ano ba ang kahalagahan ng okasyong ito sa larangan ng sining, kasaysayan at politika ng Pilipinas? Alam niyo, meron po nagsasabi na yung mga artists, yung mga musicians, parang sa maraming panahon daw, bakit daw neutral sila? At yung iba sinasabi, tama lang yun, na mga artists, academics, di ba, yung mga social scientists, dapat mga neutral daw sila pagdating sa politika. Pero tandaan natin na ang mismong pagkabuo ng ating bansa na isang political na proseso, ang pagtindig at ang pagbango ng ating bansa sa panahon ng revolusyon at ng propaganda, ay isang political na gawain. At ang gawain ito ay iniluwal ng mga makata, ng mga nobelista, di ba? Ng mga nasa literatura, ng mga awit. Di ba? Si Jose Rizal, Andres Bonifacio, di ba makata sila? Di ba nobelista? They were men of literature, di ba? Periodismo, no? So, tanda natin na sa maraming panahon ng pakikibaka natin para sa pagbabago, para sa pagbabago at pagkakaroon ng mas maganda at maginhawang lipunan, nariyan ang mga nasa, ang mga alagad na sining. Kaya importante na yung mga ginagawa ngayon, no? Lalo na yung ginagawa ngayon ng mga artista, makita natin, di ba? At madokumentuhan. Yun yung ginagawa ng San Anselmo Press, eh, na dinodocument natin yung mga ginagawa, yung mga tula, yung mga awit, para makita ng mga susunod na henerasyon. Ito ang aspirasyon ng mga artista ng bayan sa pagbabago. At yan ang masasaksihan natin ngayong araw na ito. Salamat po, Sir Xiao, para sa inyong napakagandang speech at napakagandang welcome sa ating lahat. Ngayon po, ilang sandali na lang po at ilulunsad na ang antolohiyang Lugaw ni Leni, Pink Parol, Kakampink, KKK at iba pa, na pamumunuhan ni Noel Ferrer at Annie Almario bilang MCs. Parang naka-off. Hello! Magandang hapon! Magandang hapon sa mic ni Noel. Kuya, pakiayos yung mic ni Noel. Hindi po Isko Moreno pangalan ko. Magandang hapon. Oh, yan. Tama na. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Easter. Happy Easter. Oh, yan nga. Ako po si Noel Ferrer. Welcome po mga Kakampink. Nawawala talaga. Ayan. Welcome po mga Kakampink. Nawawala. Sinabi mo kasi yung pangalan ni ano, eh. Ah, okay. Kaya nawawala yung mic mo. Okay. Dito na lang. Ayan. Pakiti-kiti ako. Wala rin eh. Ayan, magandang hapon. Pwede naman yata. Okay, ako po si Noel Ferrer, mga Kakampink, ka-Easter, kababayan, kapatid, kaibigan, at kung ano-ano pang kulay, sakop naman natin. At dahil Easter, may Easter egg hunting na nangyari kanina sa Manila Pen, gusto ko yung mga nawawala ng mga itlog, magkaroon ng itlog ngayon. Mamaya, mamimigay po kami ng itlog. Ikaw ba, Annie, gusto mo ng itlog? Huwag naman sa harap ng mga magulang ko, Noel. Okay. Ano ka ba naman? Nako, nagmalinis para namang hindi tumitikim ng itlog grabe si naman, Annie. Grabe naman. Easter na Easter eh. Okay. Kailangan na natin magbago. Ako naman si Annie Almario at tuwang-tuwa ako makita ang lahat ng mga artists, writers, creatives at teachers na nandito ngayon na mga Kakampink.
Yun nga eh. Pero yun nga, we embrace all the callers already. Kung makikita nyo sa kampanya natin, may shift na ngayon sa pag-welcome sa lahat ng kulay kasi ang presidente natin at ang magiging vice-presidente ay magiging leader ng lahat ng kulay pagkatapos. Anyway. Diba Noel, today the Lord is risen? Yes. Tapos yes. Bukas may bibisitahin ba kayong ibang Lord? Ah, oo. Sa Marinduque po, pupunta ho ang campaign team. At ay may mahalagang mensahe bukas na magiging bal yung mga tao na nasa Manila Pen. Anyway, bago ang lahat, malugod naming binabati ang mga national artists na nandito po sa nakapiling natin. Ang national artist for dance, na magaling na pwedeng mag-lead ng Zumba sa ating lahat, si Miss Alice Reyes. Parang papunta pa lang yata. Papunta pa lang. So, at nandito din po ang National Artist for Music, si Ginoong Ramon Santos. Maaga ho siya ngayon, hindi siya late katulad sa nangyari sa Miriam. Meron ka pang gustong batiin. Ang gusto nating maging national artist, nandito rin ngayon. Ay, mahal ko yan. Meron din akong ano, kamag-anak na national artist. Andun siya, oh. Oo. Oo. Naglalakad, nakasombrero. Naglalakad, oo nga. Ayan, si Mr. Virgilio Almario. Ayun po. Ang taong hindi natin mapapahindian, and talking about the person na hindi natin mapahindian, isang napakabait na taong kasama natin ngayon. Ayaw niyong maupo sa harapan, pero kailangan natin kilalanin. Ang gusto naming maging national artist, si Ginoong Ricky Lee nandun po. Yay! Well, anyway, we were coordinating with the campaign team. Ang sabi ng campaign team, baka dumaan po mamaya si Sir Chel Jokno at saka si Sir Sunny Matula. So galing sila sa isang kampanya diyan sa sana makarating Matasan, sila. No? So hahabol daw po sila. Anyway, go. Alam mo, Noel, yung program natin this afternoon, dalawang yugto. Yung correct. Unang yugto ay yung paglulunsad ng ating libro na hindi ko ma-memorize yung titles haba. Ito, Lugaw ni Leni, Pink Parol, KKK, Kakampink, at iba pa, na inedit ni Virgilio Almario at ni Aldrin Pentero at dinesign ni Fidel Rillo at pinublish ng San Anselmo Press. Ang so ito no? Ay isang anthology na sobrang saya basahin. Ang galing kasi yung San Anselmo Press, katatapos lang ng kanilang pang anthology na talagang major hit, no? Nasa pangatlong printing na, di ba Marvin? Ay, pang-anim na raw. So, grabe ng yaman ni na Marvin tsaka ni Ces. Pero yun, binabahagi nila sa campaign team yung mga kinikita nila. Thank you sa San Anselmo. Ang pagtitipon natin sa araw nito ay napaka-espesyal sapagkat itong simula ng pag-aalay ng mga manunulat at alagad ng sining ng 10 araw na panata para sa kandidatura ni na Leni at Kiko. Opo, talagang itinapat natin sa wakas ng semana ang umpisa naman ng ating panatang saranggola ng pag-asa sa pangunguna ng KKK 2022 o Katipunan ng Kultura at Kasaysayan. Katipunan ng Kultura at Kasaysayan. Mababasa niyo po ang mga detalye ng 10 araw ng saranggola ng pag-asa sa poster na naroroon, okay? At saka sa FB ng saranggola ng pag-asa. Oo, alam mo yung anthology na to ay binubuo ng mga akda at likhang sining na tumutugay-gay sa kasaysayan ng Pilipinas at sa naging pagkilos para sa laban ni Leni at Kiko sa loob ng nakaraang 5 months no, ng campaign. Yes. Itatanghal sa atin ngayon ang ilang sample ng tula at awit na nakalathala sa antolohiya at patikim lang po yun kasi susundan po ang ating programa ng isang open mic at pwedeng tumula, umawit, sumayaw ang lahat ng interesado na maghandog pa ng kasiyahan sa ating party. So, party to eh. So, audience participation mamaya. Oo. So, you said it, no? 22 days na lang bago ng eleksyon. So, walang araw na dapat sayangin. So, kahit na, yun nga, Easter Sunday, nandito po tayong nagtitipon ngayon. Ang ikalawang yugto mamaya ay simbolikong pagsisimula ng 10 araw ng saranggola ng pag-asa. Bagaman ang ating proyekto ay nag-umpisa sa ibang lugar, gaya ng sa Dasmariñas, Cavite, sa Sagada, sa Baguio, sa Tanawan, sa Binangonan, sa Negros, sa Leyte, parang kampanya, no? At pati sa Canada, formal itong binubuksan dito ngayon ng KKK 2022 sa pamamagitan ng ritual ng liwanag sa dilim.
Actually, kanina rin, katapat ng press con ng, ano, ng mga itlog sa Manila Pen, o yung mga nawala ng itlog sa Manila Pen, nilunsad din yung liwanag sa dilim video, bagong version ni Yeng Constantino at ng River Maya. So, pwede nyong pakishare po yan bago, yun, bago matapos yung araw. Anyway, ang pagpapalipad ng ilang saranggola mamaya ng pag-asa ay makikita natin. At bago natin makalimutan, nais nating magpasalamat na KKK sa lahat ng mga tumulong para magganap ang buong saranggola ng pag-asa. Special po naming pinapasalamatan, ito, maganda to, by Chinoys for Lenny. Ito yung mga Chinoys na nakakabuti sa atin. No? Sa pangunguna ni Joaquin C. at Reginald U. para sa kanilang donasyon. Maraming salamat po. Andito sila. Yung mga Chinoy na kaibigan natin na alam yung laban natin tungo sa kalayaan. Humanda po tayo. Talaga bang sasabihin ko to? Humanda po tayo sa isang lagot ka sa tatay mo sa gumawa ng script. Kailangan ko basahin to kasi mapapagalitan ako eh. I-check na mamaya. Oo. Dahil pagkatapos ng dalawang yugto ng ating launch, magkakaroon tayo ng open mic. At pagkatapos, yes, hihintayin natin ang Pink Moon at magkakaroon tayo ng human sacrifice. Diba? Sino bang sa-sacrifice natin? Pero paano yun, withdrawal syndrome? Yun ba yung mayayari mamaya? Anyway, so yun. Gusto kong pasalamatan din si Ginoong Edro Abraham, yes, at sa Contra-Gapi. Imagine may live scoring tayo kung ano yung pakiramdam natin sa score nila dito. So, game na ba tayo? Ito sa script ni Sir Rio, yan, very 70s. Gusto sabi, game gamitin. Na ba tayo? Game na ba tayo? Game na ba tayo? Jumingle na ba kayo? Yung term na, you know yung term na. Pero yun, G na ba tayo? Okay. Kaya mga ka-rainbow colors, umpisahan na natin ang KKK 2022 ng pagkakararanggola ng pag-asa sa pamamagitan ng isang popular na awit para kay Lenny. Pakinggan po natin ang awit na Resibo, musika ni national artist Ryan Cayabyab at titik ni Isabel Gamboa. Itatanghal sa atin ngayong hapon ni Toto Sorioso. Palakpakan po natin siya. Magandang hapon po. Happy Easter. Nais ko pong awitin yung isang kanta na sinulat ni Isabel Gamboa at composition ni Maestro Ryan Cayabyab. So, sana paimigan nyo. Pampamagat po na tayo, Resibo. Siguro na maririnig po siya sa Spotify din, tsaka sa YouTube, nandun din po yung pwede nyo siyang stream doon. Siguro para sa performance ngayong hapon, gagawa na lang ako ng konting audience participation. Okay lang po ba? Medyo babalihin ko ng konti yung kanta para meron tayong audience participation. Para masaya ng konti. Sana okay lang sa inyo. So, di ba, Resibo yung pangalan niya. So, hingi sana ako tulong. Pwede bang ano? Sabayan niyo ako. Ito. Resibo. Oh, oh. Resibo. Oh, oh. Resibo. Oh, oh. Resibo. Oh, oh. Resibo. Oh, oh, Resibo. Oh. Tuwing matakluban ang langit, may pag-asang binibigay ang mga nasa laylayan, inaangat ang buhay, tumutulong, sinusulong. Taong bayan ay inaahong, simple lang naman. Kapag totoo, dapat may resibo. Oh, oh, resibo. Sa humaharap ng hamon, ang dala niya'y plano at aksyon. Lahat ng oras radikal, magmahal kanyang solusyon. Totoong lingkod,
Leni Robredo, totoong leader ng Pilipino. Isigaw natin kapag totoo, dapat may resibo. Si Robredo, totoo, may resibo. Resibo. Pero may kasamang palakpak. Resibo. Oh, oh, resibo. Oh, oh, resibo. Oh. Resibo. Leni Robredo. Oh. Robredo ang totoo, may resibo. Ang bininda ang totoo. Si Robredo lang ang may. Maraming salamat. Ayan po, narinig po natin ang resibo na sinulat ni Ryan Cabiab at itinanghal ni Toto Sorioso. Oh. Si Toto ay isang singer, songwriter at recording artist. Nanalo siya ng grand prize sa 2010 Thank you, Toto. Fiscal Songwriting Competition. Si Leni lang ang may resibo at siya lang ang may itlog. Okay. Anyway, mawala yun yung mic. Anyways, maraming salamat, Toto. Yun, sabi nga, at hanapan din natin ng resibo yung nagsabi kanina sa Manila Pen na reporter na pag natalo daw tayo, magkakagulo. Oo nga. Yun kanina hinahanap ngayon. Tapos yun, nagko-comment yung mga presidentiable nang wala man lang qualifier o ano yun, parang yung conditional clause. So, nag-comment talaga sila na parang taken as fact, pero hindi naman talaga sinabi ni VP Leni yung ano, yung pag natalo, magkakagulo. So yun, kailangan kuhanan ng resibo. Anyway, ngayon, narito naman ang unang tula sa libro at naging kinatawan ng masaklap na kapalaran ng Pilipinas sa nakaraang siglo, ang tulang mga humuhukay ng kamote at ang si Ginoong Marnie Quilates. Palakpakan po natin si Marnie. Si Marnie Quilates ay winner ng Palangka Memorial Awards for Literature at National Book Awards. Anim na ang kanyang naisulat at na-translate na aklat ng mga tula. Music natin ay courtesy ng kontragapi, kontemporaryong gamelan Pilipino na pinangungunahan ni Ginoong Edro Abraham ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ayan po. Sige pa. Ito ba? Ano pa? Ano? Pwede ba dun? O? Pwede naman po dun. Maraming salamat, Noel, at saka Ani. Sa French, merci beaucoup. Ang babasahin kong tula ay batay sa pinakahuling pintura, pinakahuling gawa ni National Artist Botong Francisco. Ang retrato na ito, ang painting at saka ang title ng tula ay Mga Humuhukay ng Kamote. Ang huling botong. Sa rurok ng kanyang lakas, natitigan niya ang lalim ng dusa, ang anyubog ng taong labis niyang mahal, ang kinang ng balat, ang kilapsaw ng muscle, ang nakatingalang baba ng kanyang bayan, malamyos tulad ng biyaya ng dawag, ng kislot ng ulap. Pumasok sa kanyang paningin, niyugyog ang kanyang malay habang nananalanta at pinaglalahuan ang kanyang masiglang kulay.
habang minumuni niya sila. Dayukdok na himutok tulad ng baluktot na mga ugat. Dalawang anyo ang nakayuko sa lupa. Kinakalkal ang lupa sa makakain. Isang matandang babae, may gagap na tulo na tulos at simpayat ng kanyang bisig na kuluntoy at marusing sa natuyong putik. Ang lalaki, nakasahod ang mga palad sa maputing bunga ng halaman. Tila hiyas, marahil tulad ng sanggol na saklot ng tagutom at pilit sumusup-sup sa yayat na dibdib ng isang ina. Isang di matitighaw na uhaw, isang aglahi sa kaluluwa. Subalit hindi sapat ilapat ang kanyang pangkulay sa inilalarawan. Sa buong kawalan, humuhukay ng wala ang mga hukot at busabos na anyo. Kalahati ng kambas ay waring namumutla sa gutom. Ininis ng kanyang sakit ang pintor. Ang huli niyang obra ay di tapos. Ibinigay ng byuda ng pintor ang obra bilang regalo sa diktador at ginang nito. At naglaho ito, bagaman di nawala sa balita. Tulad ng pamilya ng diktador na tumakas at itinaboy ng puot ng sambayanan, gaya ng karaniwang pangyayari sa kanyang bayan, nakabalik ang pamilya ng diktador. At nagbalik din ang mga alagad na nakibahagi o nagpapataas sa kanilang takaw sa maganda, lalo na sa mamahaling sining. Paglipas ng ilang dekada, muling lumitaw sa tanghalan ang mga humuhukay ng kamote, di maipaliwanag, at muling naglaho. Saka may mga kamay, hindi ng kahirapan, kundi ng mga taga-benta ang muling humukay nito. Inialok nila ito sa panimulang presyo na di aakalaing mataas pang higit sa gutom ng mga humuhukay ng kamote. Ang mga humuhukay ng kamote, ang huli ni Botong alludes to the story of the Carlos Botong Francisco painting na naging issue dahil ito ay ninakaw ng mga inumudi umano ng mga Marcoses. This was translated to English by Virgilio S. Almario. Manila Pen. Tapos meron po akong itlog dito. Psychological test lang kasi titingnan ko kung ilan ho ang kukunin yung itlog. So bawat magbabasa po, ialayan natin ang itlog parang Santa Clara lamang. Kinuha lahat. So alam mo natin kung gaano siya ka. Ayun, alam na natin anong ulam nila Marnie bukas. So isa lang naman eggs. Yung kinuha niya. So maraming salamat po, remembrance po ng ating pagtitipon. Maraming salamat. Thank you, Marnie. Isusunod naman natin, Noel, ang isa sa mga tula na naglalarawan sa himig na nang-uuyam sa malagim na kondisyon ng Pilipinas sa nakaraang mga administrasyon. Salubungan po natin ng masiglang palakpakan ang makatang numero unong Kakampink. Kasama rin namin sa nung sa Miriam nung launch ng koleksyon ng mga tula. Si Sir Alfred Yuson at ang kanyang tulang Kafka in the Tropics, page 63 po ng ating libro. So pwede niyo pong sundan. Si Alfred Yuson ay nakapagsulat na ng sobra sa 35 mga aklat. Hall of Famer siya sa Palangka Awards. Nagsusulat din siya ng column sa Philippine Star. Muli, ang mga akdang ito ay makikita sa Lugaw ni Leni, Pink Parol, KKK, Kakampink at iba pa ng San Anselmo Press. Magandang hapon po. Kanina yung nag-uusap kami ni Marnie, doon kami nakaupo. Parang napansin namin na walang rampa.
paano natin gagamitin ang mga wheelchair natin para pumanik dito? Eh medyo mataas ho rin, hindi namin kayang talunin. Buti na lang dito, medyo mababa. Sinabi po ni kaibigang Rio na hindi niya natitiyak kung mababasa ko yung font size dito sa libro. Kaya dapat daw ay ginawa ko naman, nagpa-print ako sa anak ko ng malaki-laki. pero sa tingin ko naman sa libro, dahil ito ay isa sa mga maraming nagawa na ni Marvin Aceron, mahusay talagang pumili ng printer at ng disenyo ni Fidel Rillo yata. Yung dakilang Fidel Rillo ang namili ng font. Kaya palagay ko po ay kaya kong basahin. Sa Pilipino rin po itong tulang ito, ang pamagat nga lang ay sa Ingles. Kafka in the Tropics. Kapag pakapalan na ng muka at pamunas, habang kinakapos sa swerte, hiyaw natin ay pagbigyan nyo naman kaming tulo pawis sa tropiko. Pasalamat man sa amihan at biyaya ng dagat, pinapawisan pa rin sa lubhang init ng alaala. Nang kung ilang beses kaming pinilit na mag-metamorposa ng mga Kastila, Kano, Hapon, Insik, maski sa pamamagitan ng K-pop at teleserye. Oo nga, minsan-minsay tumatama rin kami sa loto ng kasaysayan, napaslang si Magellan sa pampang ng Mactan, napauwi ang unang mga puti na nagtangkang palitan ang bathala. Di bale ng niresbakan higit sa 3 siglo rin na nagbutil-butil ang tulo ng maalat mula noo hanggang puso at talampakan. Nagkabayani pang mahusay na naging martir sa bagong bayan. Nakapagrevolusyon at lumaban rin naman sa sumunod na conquistador bago tinuruang mag-basketball at magsalita't sumulat sa Ingles. Naging kaibigan pa nga sa ngalan ng demokrasya. Ngunit pinahirapan tuloy ng mga sakang bago nabawi ang mistulang kalayaan sa ginawang tunay na rin naman. At hayan, tuloy ay unti-unti rin tayong pinamalasa ng talino at industriya ng mga may ikli ang apelyido o pinagkabit-kabit ang mga ito para humaba tulad ng agimat ng puhunan. At sino pa nga bang ibang naghari-harian sa mga insekto ng ating pamumuhay kundi kapwa Pinoy na rin na kumupit sa lahat ng pagkakataong makapagbago sa harap ng tindi sa pagkatorpe sa tropiko. Metang meta ang naratibo. Iyak at tawa sa lupit ng drama ng paglubog silang ng araw. Salamat po. Ayan po, ano? Marnie Kilat, si ano, no? Alfred Yuson, Kafka in the Tropics. Sir, ako ninyo na lang po lahat. Okay, so pwede naman po. Sir, kung ang itlog nyo pang kinukulayan, anong kulay po ng itlog nyo, sir? Ano po? Ito na nga. Bakit po? Para gusto ko mabunyag din ni Marites eh. Ah, si Isko pala. Okay. Maraming salamat. Kinuha na ho niya lahat ng itlog. Salamat, Kip. So, alam ho natin ang kanyang uulamin mamaya. Maraming salamat, Sir Kip, para kaming nakinig sa instant meta-history ng Pilipinas. Plus,
nakaangas laban sa trapot kapal mooks, marami niyan kanina. Magandang umpisa at pasakalye para sa ating pambungad na mensahe. Ngayon pa lang pala yung pambungad na mensahe. What a program. Okay, yes. Narito ang ating pambungad na mensahe mula sa walang iba kundi ang ating penman, ang bantog na manunulat sa Ingles, isang popular na kolumnista at isa sa mga haligi ng KKK 2022, si Dr. Butch Dalisay. Si Jose Butch Dalisay ay isang manunulat ng tula, sanaysay, fiction at maging mga pelikula. Siya ay Professor Emeritus sa University of the Philippines. Meron po tayong 459 live watchers. Welcome po kayong lahat dito. Magandang hapon sa inyong lahat. Isang napakalaking karangalan mapabilang sa proyektong ito na magiging mahalaga hindi lang sa kampanya kundi sa literatura din natin. Sapagkat ngayon lang yata nagkaroon ng ganitong pagsasama ng mga makata upang maitaguyod ang kinabukasan ng ating bayan. Maikli lang naman po itong aking babasahin, kaya babasahin ko muna yung original sa Ingles at susundan ko ng salin. Maraming salamat kay Rio sa kanyang pagsasalin itong aking maikling tula. This is a poem that I wrote from, of course, from the perspective of Jesse Robredo. So it's Jesse's poem. If this was what I died for, let no one grieve. When wife became widow, she could not believe that hurtful accident could make of loss a boundless gain, and of my bones a pillow to dream away the pain. If this was what I died for, then I live on. My adjourned crusade shall now be won. Between the two of us, we knew this was always she, the one to crush a rock in hand, to set the jewel free. If this was what I died for, let us rejoice, the mother of our children has found her voice, singing neither lullabies nor dirges for the dead, but battle hymns of love and hope for the armies to be led. Ito po ngayon ang salin ni kaibigang Rio, tula ni Jesse. Kung ito ang dahil ng pagkamatay ko, walang dapat mabigati. Noong ang may bahay ay biglang nabalo, maniwala siya dili na ang aksidente, lubhamang mahayap, may biyaya sa nawala, at ang kalansay ko'y una ng pangarap nang malimot ang pagluksa. Kung ito ang dahil ng pagkamatay ko, lagi akong mabubuhay. Ang aking krusadang naputol pagyao, wari ngayoy nagtagumpay. Sa aming dalawa, nababatid naming lalagi nang ito siya, ang hawak na bato'y pilit dudurugin nang ang hiyas ay makuha. Kung ito ang dahil ng pagkamatay ko, ipagdiwang nating lahat. Ang ina ng aking naulilang tatlo ay may tinig na natuklas. Di dahil o yayi ang mga inawit o paghibik sa pumanaw, tinig niya'y himno ng asa't pag-ibig para hukboy pamunuan. Salamat po. Hindi itlog bibigay sa inyo, sir. Don't worry. Ayan po. We'll give you that. And sir, dahil kayo po masyadong parang katuwang ni Sir Rio sa pag-oorganisa, ito po yung bago. Na, ano, may light stick na. Oh, baka gusto yan ng mga nakatanggap ng itlog. Baka pwedeng makipagpalit. Kasi naman po, every time may statement na ilalabas yung KKK 2022, si Sir Butch yung nagsasalin, pinapasalin ni Sir Rio sa Ingles. So yun.
Maraming salamat. O ngayon, mamimigay tayo ng maraming may premyo. Pa-contest tayo. Pa-contest tayo. Yan, alam ko na mahilig din si VP Lenny sa mga hugot lines. Oh, diba, Noel? Lagi niya yung binabasa sa mga rally. Kaya ngayon, magpapahugot lines din tayo tungkol sa press con. O, no? Sa nangyari kanina para relevant, di ba? So, tatawagin natin dalawang congressmen na nandito kasama natin. Yung isa, representative ng youth, no? Yung party list na kabataan. Ng kabataan party list. Nandito daw si Congresswoman Sara Elago. Si Sara Elago. Nandito ka ba? Ayan, ay, si Sara kasama si natin na sa stage. O, sama ka dito. Tapos yung magiging congressman naman ng Kapamilya 101 party list, si Jerry Gracia nandito. Sara, halika punta naman. Punta naman kayo sa stage. O, yan. At si Jerry. Nako, si Sara. Huli ko yung nakita. Pahugot line naman, Sara. O, yan. Hugot line, Sara, ng assessment mo ng nangyari kanina. Si Sara, huli ko hong nakita yan sa ABS-CBN rally. Nakikirally bago mag-shutdown yung ABS. Pero ang ending niya, nakipagpa-picture at selfie kay Atom Araulio. Huli ka doon, Sara. Okay. O, sige, Sara. Hugot line. Hugot line. O, yan na. Ayan. Okay, paganda agad ng hugot line. Naku, grabe. Ayan. Pero sa parte po ng mga kabataan, eh, nagpapakita lang, yung pagsasama-sama nila kanina, nagpapakita lang na mas malakas si Lenny. Hindi po ba? Malakas si Lenny, ganyan. Oh, kung nagsasama-sama po sila, magsasama-sama din tayo dahil yung lakas po natin yung nasa ating pagkakaisa. Oh, ayan na. Tama po ba? Ayan po si Congresswoman Sara Elago. Ayan. Maraming salamat. So, ayan. Maraming salamat. Ayan, salamat po. Ayan, salamat. Ayan na, isa pang may hugot. Palaging may hugot. Ang magiging congressman, 101 kapamilya po yung party list niya. Ayan. Isa po sa mga nawala ng trabaho sa pagka-shutdown ng ABS-CBN. At yun, pinaglalaban niya yung sektor ng mga manggagawa at nasa sining si Jerry Gracia po. Anong kailangan gawin? Kapatid, kailangan mo magbigay ng hugot o komento sa nangyari kanina para relevant tayo, para pwedeng i-pick up ng media, no? Sandali, nangyaring ano? Aso, walang nangyari kanina? Ganon? May nangyari ba? Parang wala lang, di ba? May nangyari hindi ba? Hindi, para mas maganda, okay. Tatlo silang nandun, kapatid, di ba? Una muna. Nag-inuman ba sila? Ah, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi, isa-isa. Isa-isa. Ano masasabi mo kay Norberto Gonzalez? Kasi may pagka-plastic po yan. Kasi nung nasa CBCP debate dyan sa Ateneo, kasama niya si VP Lenny, si Manny Pacquiao, at saka si Caliodi. Sabi niya, oh, VP Lenny, kayo na bahala. I-appoint niyo lang kami kahit saan. Ganun yung sabi niya talaga. Pas gayon, kanina bumaliktad at nagpapa-appoint dun sa mga kasama niyang presidential ball. Ano masasabi mo kay Norberto Gonzalez? Di ba dating National Security Advisor siya ni Gloria? Yes, so yes. Paano natin pagkakatiwalaan ang mga tao ni Gloria? Maganda yung hugot, di ba? Okay. Pangalawa, ano masasabi mo kay Senator Ping Lacson? Ano bang number niya sa survey? Parang 2%? Pero naniniwala ka sa survey, kapatid? In a way, as a guy, okay. Pero hindi buo. Okay. Reserve the best for last. Mm. Ano masasabi mo kay Isko Moreno, kapatid? 8 lang yung survey niya. 2 si Ping Lacson. Pag pinagsama 10, bakit mag-withdraw si BP Lenny? 24 okay. Siya. Sila dapat mag-withdraw. Okay. Pero hindi natin sinasabing mag-withdraw siya. Anyway, palakpakan ho natin si Jerry Gracia. Salamat po, kapamilya. 101 kapamilya. Ayan, po. Kapamilya sa kakabataan. Thank you. Salamat. Meron pa bang gustong maghugot line? Meron kaming isang tray pa ng itlog. At saka merong car magnet ng Leni-Kiko. Oo, ayan, na maganda. Baka may gustong mag-volunteer baka meron pang, dito. Dahil puro creatives naman to, Noel. Yan, okay. So malamang meron ditong makaisip ng mahusay na hugot tatlo, line. Tatlo. So isang t-shirt ng Lenny t-shirt at saka isang car magnet at saka isang tray ng ano na pink na itlog. So kamamimila, taas na lang ng kamay kaysa kami bumaba at ma-coerce pa yung mga tao. Hugot tayo. Ayun si Ron Kapinding, oh. Ron, halika, magaling ka na. Sorry, kino-earth si Ron. Teacher Ron, halika dito. Taga-radyo Katipunan po at saka taga-Ateneo. Sir Ron, hugot line. Ron na lang sa nangyari kaninang press con.
Hindi ko pinanood eh. pero siguro yung sikat na linya ngayon ay ano, narinig ko sa mga telenovela at sa mga pelikula. Siguro, bakit parang kasalanan ko? Siguro pinaka-hugot na pwede. O sige, akin na yung giveaway. Ano gusto mo? Tray of eggs o car magnet? Ang cute nung magnet, oh. Car magnet. Car magnet. Oh, yeah. Giant. Ay, car magnet pa. Hoy, salamat. Oh, oh. Maraming salamat po. Leni-Kiko po, 2022. Thank you, Sir Ron. Sir Ron talaga, kasi teacher si Ron eh. Oo. Oh, oh, oh. Para yan sa kotse mo, o kaya ko yung ref mo, super laki. Kayo talaga. Pwede na yan. Oo. Napaka-elitista car magnet. Hindi ka tulad kay Calyodi, naghahalo-halo sa Cotabato. Hindi sa Manila Pen. Meron pa ba na may hugot line? Dalawa pa. Meron pang isang... Taas nyo lang ang inyong kamay. Tray ng itlog at saka isang shirt. Sige na. Ayan. Lapit lang po kayo. Ayan, meron. Ayan. Maraming salamat. Ayan, just approach ang mic. Ganda. Magpakilala po kayo. Ayan. Kala ko si Marvin Aceron. Kala ko rin po eh. Okay po. Ako si Berto. Ang hugot ko, aanhin ang kandidatong pogi kung si Leni ang magwawagi. Yes! Okay. So, do you want a shirt or a tray of eggs? Oh, itlog. Okay, sige. Maraming salamat. May shirt pa, Noel. One last, one shirt. One more shirt. Isa pang hugot line. Baka naman meron pa. Sino pa pwede nating mahila? Ayan! Ayan na, game. Pa-shoutout lang sa crush ko. Hindi mo man ako boto, basta kay Leni-Kiko ka. Ayos lang. Naku, ay, shirt niya. Tanong, ito yung shirt. Tanong natin kung sino yung crush niya dito. Nandito ba siya? Wala po. Ah, wala dito. Sayang. Naka-live stream naman tayo. Baka pwede mong gusto. Ay, naka-live stream. Sabihin yung pangalan. Hi, Pao. Okay. Grabe, kasi naka-mask eh. Congrats. Ganun na po ngayon. Sino yung gusto mong tao kailangan i-live stream at i-shout out. Anyway, yun, dapat yung malaman na ang dalawang tulang narinig natin, Hindi marininig pa. Natin. Oo, ngayon, marininig pa lang natin yung isa. Ay kasama sa koleksyon, no? Tama. At narito ang tinig ng Cavite, si Joel Toledo. Nandito na ba si Joel? At ang kanyang tulang Basilisco, itatanghal sa atin ang tula ni Joel Toledo. Ay, sa pamamagitan ng Makata at Propesor na si Dr. Michael Corosa. Page 70 po ito sa Banal na Aklat. Opo, ganun po natin. Banal na Aklat. Page 70 po para masundan natin. Palakpakan po natin si Mike Corosa. Ito na po. Si Michael Corosa ay manunulat ng tula, maikling kwento at mga sanaysay. Siya ay Secretary General ng Union of Writers of the Philippines. Magandang hapon po sa ating lahat. Gustong-gusto ko yan. Tuk-tuk na yan. Andrew, ha? Magandang hapon po. Ang bibig kasing kong tula ay kay Joel Toledo. Kung bakit hindi siya nakarating ngayon. Kaya ako ang biglang pinabasa. At Basilisco ang pamagat. Naalala ko, binabanggit din sa Florante at Laura eh. Mahalaga. At may epigraph ito, basahin muna natin, mula sa Philippine Daily Inquirer, sabi, Duterte will leave behind an endless failed war on drugs in which, up to his last year in office, at least 2 people are killed in a day, despite his administration's claims that it is winning the campaign. According to independent monitoring group, University of the Philippines Third World Study Center. Medyo mahirap na tula ito. Sa bawat pagkurap, ipinupuslit ng mata ang mga kulay at hugis. Kahulugang gumagalaw ayon sa tungkulin. Ito'y
medusang nakapiring. Pinakyaw na alipato, awit na humihiwa sa bato. Huni ng sirena sa kung saan, daladala ng himpapawid, numinipis patungo sa nag-iisang sinag na nakatuon sa isa pang hindi kumbinsidong bagay. Ito'y laban o takbo, tumatayong buhok sa batok, alingaungaw na naglaho sa loob ng kinakapos na hininga ng hangin. Totoo, mas madaling hawakan ang bilis ng tunog, ngunit sa gitna ng iba't ibang anyo ng liwanag, maaari pa ring sisihin ang mata sa ating mga pagkukulang sa pagtukoy. Nagpupumiglas ang kamay mula sa screen. May hawak na talumpati. Subalit marami na ang bulag sa estatiko na huhuling nakatunganga. Mamaya pa ya. Wala na, natin. Wala nang itlog, Mike. Okay? Kita natin si Sir si Sir Mike, ultimo huling hibla ng buhok umaarte rin. Pag nagsasalita siya. Dapat po nating malaman na yung dalawang tulang narinig natin ay sinulat mismo ni Sir Crip Houston at Joel Toledo, hindi salin ng iba. Mga makata sila sa Ingles pero nakakapagsulat din po sila sa wikang Filipino. Susunod naman po nating pakikinggan ay isang trilingual. So it gets better. Nakakatula siya sa Ingles, Filipino at Chino. Nakakalungkot lang na binawian siya ng buhay noong isang taon. Ang tulang Kung Mangarap Ka't Makodakan ay sinulat ni Mario Ignacio Miklat nung nakatira pa sila ng asawang si Alma sa China. Itatanghal po ito ngayon, ang tulang ito, ng kanilang anak na si Banawe. Nasa page 9 po ito ng inyong libro. Palakpakan po natin si Banawe. Si Mario Miklat ay isang premyadong manunulat ng mga maikling kwento, tula at sanaysay. Naging dean ng University of the Philippines Asian Center. Maraming si Banawe Miklat po ay isang aktres at manunulat. Salamat sa at sinama niyo si tatay sa antolohiyang ito. Kung Mangarap Ka't Makodakan ni Mario Ignacio Miklat. Namputsa, ilang pong taon bang nakakwadro sa dingding naming kawayan ang dekolor na litratong ginupit sa kalendaryong pinaglumaan ng teacher naming Peace Corps. Kumpul ng mansana sa punong tag-init, gintong dahon sa taglagas, busilak na snow sa taglamig, sariwang bulaklak sa tagsibol, hanggang ikangay, mangumpul tuloy ang mga ginintuang pangarap na binusilak ng kasariwaan ng kamusmusan. Iyon pala, mahigit sang linggong walisin ang mga dahong na laga sa tanghali pa lamang, itim na sa usok ang niebe. Kinabukas ay lanta na ang iilang klaseng bulaklak at di man lang nabawasan ang paso sa araw nang pulang mansana sa agahan, dilaw na mansana sa tanghalian, berdeng mansana sa hapunan, kulay kalawang na mansanas bago ang tulugan, at ang sangkatutakmang mansanas hindi man lamang masalitan kahit ng makopang mapakla. Sino ba ang mapagbirong kumodak ng lahat ng sangkisap
nagandang kung maglahoy, simbilis din ang shutter ng hindi raw nagsisinungaling na kamera. Maraming salamat po. Maraming salamat, Banawe. Yes. May hugot line ka. Galing. Mulas naman sa Cordillera, ang ating maririnig na makata, karangalan kong ipakilala si Frank Simatu at ang tulang mula sa kanyang award-winning book noong 2018 at nagsasadula sa lagim at dahas ng EJK. Si Frank Simatu at ang tulang ang paulit-ulit na kamatayan ni Eliseo Agdamag, malungkot na hindi makababa mula sa Bagyo, ang ating makata, ngunit itatanghal para sa atin ang kanyang tula sa pamamagitan ng makata, mandudula, at gurong si Christian Juan X. Valies. Page 26 po ng ating dakilang libro. Si Frank Simatu ay isang mamamahayag at makatang nakabase ngayon sa Bagyo. Medyo epiko po ang babasahin ko. Kaya kung gusto niyo pong ipikit ang inyong mata at panoorin ang mga eksena, inaanyayahan ko kayong ipikit ang inyong mata. Ang paulit-ulit na kamatayan ni Eliseo Agdamag ni Frank Simatu. Dinakip si Eliseo sa gitna ng panaginip. Hindi na pinaghanda, hinatak na lang ng ihip. Nang magkamalay siya, kaharap niya'y mga salamin at isang gwardya na pilit sa kanyang ipinaaamin ang mga kasalanan na wala naman siyang kinalaman. Itinuro ng gwardya ang mga salamin, kumbinsihin mo ang mga yan, nasa likod ang 100 mamamayan na nagsisilbing hukom. Malalaman kung nagsisinungaling ka, parang dumaan ka sa karayom. At kung ganun, ikaw ay paulit-ulit naming papatayin hanggang ang 100 mamamayan ay iyong makumbinsi. Mamamatay muna ako, sagot ni Eliseo sa gwardya, bago ko aminin ang hindi ko naman ginawa. Dalawa. Gusto mong mamatay? Papatayin ka namin, ngunit hindi ka mamamatay. Kung tingin sa unay kamatayan na isang pagtulog na mahimbing, masakit lang sa una, isang iglap na paglisan ang kaluluwa sa katawan. Ngayon, iyong mararamdaman lahat, ipapaalala at itatala sa iyong kaisipan ang buong buhay mo hanggang sa huling sandali, ang sindak ng iyong kamatayan. At ito'y ililipat sa utak ng bago mong katawan na sa lahat ay inihantulad din sa iyo. Mabubuhay ka mulit, muling papatayin. Gusto mong maging bayani? Sasaluhin ka namin bago mo marating ang langit. Tatlo. Inihanda si Eliseo para bitayin, tinalian sa likod matapos niyang kumain. Sa magkabilang dulo ng uloy, instrumento'y idinikit para isalin ang diwat alaala sa kabilang silid kung saan nakahiga ang bagong katawan niya. Isinuot ang tali sa ulo. Bago makapagdasal ay bumigay bigla ang sahig, napaihi siya. Isipin man niyang mabubuhay pa, ayaw maniwala ng katawan. Ang hangin ay sinipa, ngunit sakal ay humigpit. Sumigaw siya sa kanyang isip. Kumapalo ang dugo sa ulo, matay di maipikit, dumidilim. Ngunit hindi pumarada ang sine ng kanyang buhay maliban sa hapdit takot na rumaragasa matapos siyang mabitay. Apat. Sinaksak siya ng liwanag at nagising na nanginginig. Isang kamatayan ang sabi ni Eliseo, ngunit di siya narinig ng gwardya na gumabay sa kanya sa kabilang silid kung saan niya nakita ang sariling katawan na nakabitin. Gusto mong mamatay ulit? Binigyan siya ng punyal na siyang pinamputol sa lubid. Nahulog ang dating siya. Harapin mo ang salamin, utos ng gwardya. Magsalita ka ulit. Nagsimula si Eliseo. Mga kasama, nagkamali ako. Pinatay ko'y isang inosenteng tao. Pagpatawad ninyo, Diyos din pala itong gobyerno. Isang oras bago natapos, nilapitan ng gwardya. Paano? Walang naniniwala sa pinagsasabi mo.
5. Malatna sa kasisigaw ng muli siyang itinali, punyal na pinagamit kanina'y siyang pinagsasaksak ulit sa puso tulad ng hiling. Akala ni Eliseo, mas madali ito. Mas masahol pala. Dibdib niya'y bumukal ang dugo, bumukal ng dugo. Nalasahan niya ito nang una siyang napasigaw. Lumakas ang gripo, siya'y naligo at muling napasigaw sa huli niyang hiyaw. Dugo sa bunganga ang umagos, lumulobo ang dugo sa ilong niya. Masakit man sa dibdib, siya'y napatawa. Mamaya'y nahulog siya sa pulang bangin. Ganoon pa rin ang talumpati, wala pa rin naniniwala pagkatapos. Pahapyaw ng gwardya, puso mo na itong tinarak, puno pa rin ng takot ang iyong pagtahak. 6. Si Eliseo ay binabad sa asido, pagkatapos ay pinalakol hanggang mamatay, pinakulo sa langis, dinurog ang buto, pinaayuno, ibinaon ng buhay, kinapon, hinampas ng tinik, kinadena, pinako sa krus, pinakinig ng ingay na tumitindi, hanggang sumabog ang utak, pinugutan ng ulo, di pinatulog, kinuryente, inilagay sa isang kwartong puno ng ulupong, hinugot ang mata, binunot ang kuko, isinabay sa mga langgam na nanginginain ng laman, pinagmarcha, dinurog ang bayag, ginarote, pinaamoy ng insecticide, pinatulog sa yelo, pinaliguan ng alkitran, binunutan ng buhok, pinilipit ang ulo, ibinitin, iniunan ang mga dagang, di pinakain ng isang linggo, inipit, pinaagos ang dugo, karayom sa ilalim ng kuko. 7. Pinana, ipinain sa buhaya, pinlansya, nilunod, inasna ng sugat, unti-unting nilason, dinurog ang tuhod, pinasagasa sa tren, pinakagat sa ahas, binunot ang ngipin, binitin sa hinlalaki, pinilas ang balat. Paulit-ulit na pinarinig ang pangako ng politiko, tinadtad, pinakain sa pating, binaril ang ulo, inihulog sa bangin, pinagbabato, pinudburan ng dugo ang mais at pinatuka sa agila, ginahasa, tinakot, pinunit, lahat ng mga ito'y naranasan niya hanggang sa kasukdulan. At pagkatapos ng bawat kamatayan, pinapaalala sa sarili na buo pa ang ulo, utak, puso, paa, kamay at kaluluwa. Pagkatapos ay pinapaharap sa salamin at inuulit ang litanya. 8. Lahat ng kamatayan sa alaala, hinarap niya ang salamin. At sinabi ng buong puso ang lahat ng gustong sabihin. Kahit noon pa, bago siya paulit-ulit na pinatay at matapos na makaharap ang mga bangkay, kinumpisal ang mga bagay na hindi namamatay, lahat ng katotohanan kanyang isinadibdib noon pa. Isang oras siyang nagsasalita at wala nang pangamba sa pagharap sa kamatayan sa bagong pamamaraan. Pagkatapos niya, sinabi ng gwardya, saan mo napulot ang pagsisinungalingan mo't napaniwala mo silang lahat? Huwag ka lang mababangungot. Malaya ka na. Maraming salamat po. Grabe, marami talagang kasalanan sa sambayanan ng mga pasistang politiko at hari-harian natin. Mga kababayan, sana sa pamamagitan man lang ng apat na tulang yon ay malinaw na sa atin kung bakit kailangan nating magkaroon ng himagsikang rosas, ang radikal na pagbabagong kinakatawa ng pagtataguyod natin sa laban ni na VP Leni at Senator Kiko. So sabi ko nga kanina, 22 days na lang bago ng eleksyon, sana mas maigting pa yung ating commitment para palawakin ang kanilang mensahe sa mga tao. Pero bago tayo mag-himagsik, Noel, ihandog muna natin ang unang kopya ng ating antolohiya sa ating mga panauhing pandangal na sina National Artist Ramon Santos at National Artist Alice Reyes. Inaanyayahan po namin ang mga national artist natin at ang mga manlilikha ng Lugaw ni Leni, ang mga editor National Artist Virgilio Almario at Aldrin Pentero, book designer Fidel Rillo at publisher attorney Marvin Aceron ng San Anselmo. Ganda lang, no? May pagtitipon ng lahat ng mga pambansang alagad ng sining.
So, medyo mahaba-haba ang walk music ngayon. Nandito pa rin po tayo sa Leni-Kiko Volunteer Center upang saksihan itong nagpapatuloy na programa. Salamat po, Sir Ramon Santos. Ang book launch. Alice Reyes, finally, na pwedeng mag-zumba mamaya. Pink Parol, KKK, Kakampink, at iba pa. At saka si Alvin. So, Alvin, dahil po sa pandemya natin, ngayon Marvin lang po nakita-kita ang marami sa ating Marvin, mga national artists at ang mga kabakata na narito ngayon at iba pang mga contributor. Dito po kayo kasama na po ang ilang bahagi ng isang organisasyon na itinatag sa panahon ng pandemya. Ito po ang... Nasaan po ang mga libro? Ang katipunan ng mga nagkakaisang artist, edukador, manggagawang pangkultura, manunulat at historiador o KKK na itinatag para sa ating National mga Artist National Virilio Artist S. Almario. Marvin libro at pati si Gay. Nun sa Miriam, daladala ni Gay sa isang bag yung mga libro ngayon kasi napaka-precious ng mga librong yan. Ayun, nasa vault pa yata. Ayun, kinukuha pa ni Gay lahat ng camera nakafocus sa running, kanya. Running music naman. Ang ating music ay inano, no? Ito po ay binibigay sa atin ngayon ng kontemporaryong gamelan Pilipino sa pangunguna ni Edward Abraham ng UP Diliman. Kasama din po nila si Representative Sara Ilago ng Kabataan Party List. Ang lugaw ni Lenny, Pink Parol, KKK, Kakampink at iba pa ay ayan na po pinapakilala po ang mga hawak na po ang San Anselmo Press. Go Gay, takbo pa Gay! Ayan na. So yan po, inilalathala po yan ng San Anselmo Press. Oh, meron siyang pinagpasahan ng torch. Ayan. Hindi katulad ng eleksyon, walang sub-sub. Salamat po. Eto po, ayan na po yung mga kopya ng libro. So kailangan niyatang ipakita sa camera. Tapos, ayan na po. Patanggal daw po ang Muli po ang mga editor nito, Virgilio S. Almario, Aldrin Pentero, Assistant Editor Eileen Narvaez. Dahil sa saya po ni Ma'am Alice Reyes, pwede niyang isayaw ang kanyang nararamdaman. Okay, tapos na yung picture taking nila. Nais po naming anyayahan lahat ho ng naging kabahagi ng aklat na ito na pumunta sa stage. Mga para makata, sa isang mga artist, grand na, photo op, mga manunulat na naging bahagi ng librong ito para maka-join sa photo. Maliban po sa kanila, ang nagdisenyo ng aklat at pabalat ay si Fidel Rillo. Ilustrasyon sa harap na pabalat, ang Mark Anthony Taduran. Si at ilustrasyon sa likod Aceron, na pabalat, Kapitan ang Tambay. Ang San Anselmo Press. Siyempre, no, the woman behind. Siya yung nag-decision. Dapat babae talaga. Let women lead. Si Cez at ang ating mga, we're the company of greatness here. Tinawag na po sa entablado ang executive publisher Eldridge Marvin B. Aceron at ang kanyang kabiyak at artist na si Celeste Lecaroz na bahagi din po ng San Anselmo Press. Ang inilulunsad pong aklat na lugaw ni Lenny, Pink Parol, kami mga mortal KKK, lamang, ito Kakampink, po ang ating ginagalang na mga manunulat at manilikha. Pangilan na po sa mga naging aklat ng San Anselmo Press. 100 pink poems para kay Lenny ay inano rin nila, no? Inilabas at ang servant leader Lenny Robredo na sinulat ni Ed Garcia. Okay. So alam na po natin ang mga unang tutugisin pag hindi nanalo si Lenny Robredo. Inilabas din nila ang isang tila periodikong 1,000,000 hugot lines para kay Lenny. Nakadalawang edisyon na po ito sa mga rallies ng ating mga Kakampink. Muli binabati natin lahat, maging ang mga hindi Kakampink,
welcome po kayong makinig dito sa ating usapan. Ito po ay mga artista ng bayan, hindi lang na mga Kakampink, mga national artists natin at mga makata ng ating bayan. Oh, kumusta ka, Sabrina? Okay naman po, napaka-lively po natin lahat ngayon dito sa ating pong Leni-Kiko HQ sa QC. Magandang energy natin dito sa Katipunan Avenue. Parang mamitohin ng Katipunan ng mga anak ng bayan. Ng mga naging bahagi ng librong ito. Salamat nice po. Nice ko lang din po na ipaalala na ang 100 Pink Poems salamat. Para kay Leni ay nasa ika-anim na rin po na edisyon. Ito po ay sold out na po at 3,000 na libro. Di ba ang mama mo ay kasama dito, si Alma Anonas Carpio? Nalangin po natin. Ay, nako po, kaya gusto ko po talagang i-promote yan dahil proud din po akong isang anak ng manunulat. Kaya nga, salamat, no? At kung gusto niyo pong more of them ng mga aklat na ito, okay, ang San Anselmo Press po ay nasa Facebook. Tapos pwede po kayong more of them doon. Ipagpatuloy na po nating makinig sa ating programa. Hindi pa, ayan, na-correct taloy tayo. Kinorect tayo. Hindi pa, nasa ano na tayo, part 2 ng ating 20-part saga. Kala ko, tapos na yung trabaho natin. Anyway, nasa gitna pa lang pala tayo. Pupunta na tayo, Noel, dun sa mga tula at awit na ayan nagtataguyod na sa ating VP Leni. So, unahin natin ang isa sa mga unang tulang alay kay VP Leni. Natatandaan kong lumabas ito sa FB pagkatapos ng unang malaking rally sa Quezon City Circle. Tapos pagkatapos ng 1 hour lang yata yon, Noel, sobrang daming viewers. Grabe talaga yung epekto ng mutya ng bayan ni Teo Antonio. Okay, nasa US po si Kateo, kaya narito ang ating bantog na aktres sa tanghalan mula Leyte, na sana naman iboto rin si VP Leni sa Leyte, si Skix La Bastilla, upang tulain ang mutya ng bayan ni Teo Antonio, page 105 po sa libro. Si Teo T. Antonio ay isang makatang ipinanganak sa Sampaloc, Manila, na isa ring palangka winner. Si Skikes La Bastilla ay isang aktres sa pelikula at telebisyon. Okay, so tagalite at nakalagay dito. So Bohol, nagpunta kami sa Bohol noon, inulan kami. Walang local leaders na kumampi sa kanya, pero ang dami-daming tao. Umuwi ka. Umuwi ako para po sa rally. Ayun, naulanan ka rin noon. Lahat tayo, opo. Pero yun nga, binahaho yung mga ano namin, yung mga holding room ng mga artists, pero nagstay yung mga tao sa Bohol. So ganito, bahaman, ulan, or yun, kahit anong init ng araw, ito po si Skikes. Salamat. Mutya ng Bayan ni Teo T. Antonio. Ang kababaihan nooy walang kibo sa mga usapan, di nakikihalo. Ngayoy, nagbago na. Kasangkot at lalo sa usaping bayan, agad sumusubo. May isang babaeng larawan ng ina. Inang tumatanglaw sa lungkot at dusa. Ngunit, nang yumao ang kanyang asawa ang naging tungkulin, maging ina't ama. Mga kababayan, siya'y iniluklok maging kinatawan sa bayan naglingkod. Mga kababayan, tinulungang taos, lalo na ang madlang pobre at busabos. Hanggang maluklok siyang vice-presidente, sinalungat niya ang hindi po pwede. Hinusay ang lahat ng dapat mangyari at naging popular sa tawag na Leni. Sama-sama tayo kay Leni Robredo na ang kagitingan, sintigas ng bato, hindi palulupig ang kanyang prinsipyo, tatak ng marangal na isang pangulo. Mabuhay ang dangal nating Filipino. Ang mutya ng bayan, mabuhay! Mabuhay si Leni Robredo. Gago. Ang galing. Thank you, Sky. Alam ba ninyo na ang mutya ay sinaunang Tagalog para sa malaking perlas? Wow.
May trivia pa dito. May trivia dito. Kaya sa tula ni Kateo, parang Miss Philippines si VP Leni ang ating mutya ng Pilipinas. Nandito naman para bigyan pa tayo ng higit na pag-asa ang isang manunulat at, well, broadcaster for a while. Naging PA po ako dahil sudyante ako ni Marilu Diaz Abaya noon sa Ateneo. Kami tagasagot ng telepono niya para sa mga phone-in questions. Pero I gathered a quote from his recent writing. Sabi niya, "But more than the gatherings of Cory's 1986 campaign, this year's Pink Assemblies have turned into inspired occasions for showcasing the better angels of our people's nature, their talents, their culture, creativity, basic humanity, and solidarity." Pakinggan po natin ang mensahe ng ating pambatong intelektual ng bayan, mga kababayan, mga kakampink. Narito po si Professor Randy David. Si Randy David ay isang profesor sa University of the Philippines at columnist ng Philippine Daily Inquirer. Isa po sa mga nangungunang public intellectual ng ating bansa. Kasama at kapanalig, mga kakampink, magandang hapon. Nitong nakarang ilang linggo, ating nasaksihan at lubos na ikinagulat ang mga sunod-sunod na pink rally para kay Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Pero higit pa sa nakalululang dami ng mga taong dumalo, ang mensaheng wari na isiparating ng mga dambuhalang pink rally na ito, ang nagpupuyos na marinig. Ano ito? Simple lang marahil. Nakaduda-duda ang letratong ipinipinta ng mga survey sapagkat tila hindi kami naisama sa kwenta. Kaya't narito kami para mabilang at para ipagsigawan sa buong mundo na rosas ang pinili naming kulay ng pagbabago. Di tulad ng mga sinosurvey na tago ang pagkakakilanlan, ang dumadalo sa mga pink rally ay mga botanteng walang pag-aalinlangang nagpapakita at nagpapakilala. Di tulad ng mga sinosurvey na sumasagot lang kapag sila ay tinatanong at madalas nga hindi pa kumpiyansa sa kanilang mga tugon, ang mga dumadalo sa mga pink rally ay sumisigaw ng kanilang paninindigan. Hindi sila pumapayag na tanggapin na lang ang projections ng mga survey dahil alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang tawag dito ay electoral activism. Isang uri ng aktivismo na minsan nang umusbong noong 1986 snap presidential election. Noon at ngayon, babae ang lumaban sa isang Marcos. Ang biyudang si Cory Aquino laban sa diktador na si Ferdinand Marcos noon, at ang biyudang si Leni Robredo laban kay Diktador Junior ngayon. Mabilisan at biglaan ang 1986 snap election. Halos isang buwan lamang nangampanya ang mga kandidato. Sa isip ni Marcos, ang pagsasagawa ng snap election ay isang paraan para ipakita sa buong mundo na siya pa rin ang itinuturing na leader ng mga Pilipino. Sa gitna ng mga protesta at panawagan para alisin siya sa pwesto, ninais ipakita ni Marcos sa pamamagitan ng eleksyon na siya pa rin ang nararapat na pangulo. Sa isip naman ng mga Pilipino noon, bagong pag-asa ang hatid ng eleksyon.
paraan ito para maipahayag nila ang kanilang mga saloobin laban sa pamahalaan ng walang kinatatakutan. Hindi biglaan ang paggising at pakikilahok ng mga tao noong mga panahong iyon. Nagsimula ito noong unang bahagi pa ng dekada 80 sa iba't ibang protesta sa kalsada. Pero dahil laganap noon ang pang-aabuso ng pulis at militar, marami ang takot sa gobyerno at pigil ang pakikilahok ng mga tao. Nagbago ang lahat nang paslangin si Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. noong Agosto 21, 1983. Lumakas ang tinig ng pagtutol. Ang mga dating pigil na boses ng taong bayan ay sama-sama at sabay-sabay na narinig sa mga lansangan. Sumabay pa rito ang matinding economic crisis na kinasadlakan ng bansa. Nagising sa katotohanan ang karamihan, lalo na ang middle class. Lumakas ang mga protesta. Akala nga namin noon magkakagulo na at baka hahantong sa isang civil war. Gaano man kadehado ang oposisyon sa eleksyong iyon, at mahirap mang isipin na tatanggapin ni Marcos ang pagkatalo, ang snap election ang nakitang tanging paraan para mapigilan ang karahasan. Ang desisyong ito na hamunin si Marcos sa kanyang sariling laro ang gumising sa taong bayan. Nag-organisa ang mga tao. Nagbuklod para siguraduhin matatalo si Marcos sa eleksyon. Kanya-kanyang gawa ng campaign poster. Nagambag ng piso-piso para sa pondo. Nagbahay-bahay para hikayatin ang mahihirap na komunidad na kumawala na sa panlilinlang ng mga Marcos. At nang dumating ang araw ng eleksyon, nagpakalat ng mga citizen brigade sa mga voting center para matiyak na may magbabantay ng mga ballot box. Bayanihan ang naging daan para ipaglaban ang demokrasya sa ating bansa. Ang 1986 snap election ang naging unang hakbang sa pagkamit ng isang pangarap na matagal nang inaasam. Ang aktivismo na isinilang mula sa sinapupunan ng snap election ang nagsilbing matatag na sandigan ng pagbabago. At ito'y nakita natin sa makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Kung susuriin ang mga tao na dumalo doon sa mga kampanya ni Cory laban kay Marcos, karamihan sa kanila ay mula sa hanay ng kabataan, maliliit na negosyante at profesional. May mga madre rin at seminarista, mga estudyante at buong mga pamipamilya. Buhay na buhay at puno ng pag-asa ang mga rally noong 1986. At halos wala itong ipinagiba sa nakikita nating inspiradong pakikilahok sa mga pink rally ngayon ni Leni at ni Kiko. Ano ang nagtutulak sa kanilang dumalo sa mga pink rally ni Leni at Kiko? Pag-asa, hindi sama ng loob. Pagpapahalaga sa bansa, hindi pagkamuhi. Pagpapakita sa mundo kung sino tayo bilang mga Pilipino. Kapansin-pansin ng mga pink rally ay naging daan din ng pagpapakita ng kultura, talento, at pagkakaisa nating mga Pilipino. Mapapansin din na karamihan sa mga dumadalo sa mga makulay na pagtitipong ito ay mga pribadong individual, hindi mga grupong hakot ng mga partido political at political operator. Ito ang buod ng tunay na kilusang panlipunan. Isang pangkalahat ng aksyon na hindi pinapaandar ng makinaryang pampolitika kundi ng paninindigan ng bawat isa. Tumitibay tayo sa harap ng pagsubok. Tumitindig tayo sa harap ng panganib. Lumalaban tayo kapag kinabukasan na ng ating mga anak ang nakataya. Totoo nga, pag-ibig ang nagpapaalab sa pag-asa.
ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay sadyang ang nagsisimula sa pag-ibig na radikal, maligayang pagdiriwang ng pagkabuhay. Salamat po. Maraming salamat, Sir Randy. Sana, maraming salamat. Kailangan natin marinig yung boses na yon, di ba? Ayun. Ayan na. Kukunin natin yung speech niya para yun yung ano, pa-selfie tayo, sandali. Bihira. Sige. Yun. Sir. Bihira talaga? Po. Kapitbahay natin. Kapitbahay namin si Sir, pero hindi namin siya nakikitang lumalabas kasi madalas po sa Pampanga na po kayo ngayon. Sa diliman lang. Ayan, si trivia lang ano, si Annie Almario, father-in-law po niya si Ginoong Randy David. At ngayon nagpapakuha kasama si Noel Ferrer. Apo ni Nana yung ano, yung speech niyo po. Ayan, nakikita rin natin na nagkamay si Randy David at si Ginoong Hemino Abad, isa sa mga matinding makata ng ating bayan sa wikang Ingles. Sir Randy, heto pa ho yung kaiba. Tinawag na balayong si VP Leni kanina, pero sa research po na ipinasa sa amin ni Sir Rio, yung balayong ay Palawan Cherry Tree. Yes. Parang sakura ng Japan. So, ang sarap pumunta ng Japan ngayon, no? Na pink yung bulaklak. Sana makapunta at makabiyahe tayo ulit doon. So, ngayon, we'll try to approximate that. Yes. Ang katerna ng ating saranggola ng pag-asa na pink din, itong tinatawag nga nating balayong. Narito ang makata mula sa Coron, Palawan, si Ralph Fonte, at ang tulang balayong na nasa page 77 ng dakilang libro. Basa, mga kapatid. Si Ralph Fonte ay isang makata at doktor. Isa siyang poet-performer na nakapagtanghal na sa Pilipinas, Singapore, at Malaysia. Simone, di ba sobrang swerte natin that we're living through a major historical event, major historical election right now? Hi, I really wish I weren't living through a major historical event right now. Same, fam. I mean, ako rin naman. Ay, ayaw ko rin sanang makitang nananagasang tangkay sa lansangan ng ating kasaysayan. Mas gusto ko sanang maamoy ang halimuyak ng rosas sa halip na alinsangan ng pulbura at mga tangke. Subalit sadyang lumalapit ngayon sa ating mga isla nang panatag ang mga barkong pandigma, nagtututok ng misil sa ating mga bintana. Ang ibig kong sabihin, hindi rin naman tayo makatatakbo kapag pinaligiran na nila tayo ng dagat ng nasusunog na kabahayan. Sino pa nga ba ang makapipikit? Sino pa nga ba ang makapipikit sa atin? Kapag binabaha na tayo ng apoy, may makatutulog pa ba kapag gabi-gabi nang pinatutugtog ang kumintang ng mga ametralyadora kasaliw ng tunog na nadudurog na bungo ng ating kalayaan? Wala ka man, ni isang buksan sa lahat ng nakapinid na durungawan ay sumisigid sa hangin ang singaw ng mga katawan ng mga kababayan nating binulagta sa daan. Kung ako ang masusunod, wala rin akong makikitang mga ulap na gawa sa mga bangaw o umaapaw na ilog ng dugo. Kung maaari na lamang sana akong manood ng Netflix katabi ng aking mangingibig, pasipsip-sipsip na isang tasa ng kape from Starbucks. Subalit, hindi tayo pinapipili ng tadhana kung kailan tayo isisilang at kung kailan uulan ng punglo. Kung kailan tayo tututukan ng kanyon at kung kailan babangon sa patay ang mga diktador. Alam nyo na rin naman na palagi ang panahon ng sakuna at nasa bingit ngayon ang lahat ng ating mga tinatamasa, kaya walang masama. Kung uubusin ngayon ang huling patak ng arnibal at krema, dahil kung hindi ngayon ay bukas, babagyo ng mga bomba. Ang tangi nating mapipili ay kung saan tayo titindig.
kapag nagmartsa na sa mga lansangan ang mga manlulupig. Kung sa bagay, maaari pa rin namang mamuhay ng payapa sa ganitong panahong sinusunog ang lahat ng ating gunita. Magbabad sa video sa TikTok, lakasan ang tugtog ng headphones kapag nakikinig ng sawing mga kanta. Tumayo sa gilid ng kalsada, maghagis ng mga bulaklak sa paanan na nagmamartsang pulutong. Ang bawat isang sundalo ay may tangang pugot na ulo ng iyong kababata. O marahil, pipiliin mo ring iharang ang iyong katawan sa harap ng dumadaluyong na hukbo bago nila tapakan ang gutay-gutay na labi ng lahat ng minsan nating minahal. Dahil tandaan, wala sa ating iiwang buhay ang mundo. Kaya kaibigan, kapag mga kwento na lamang tayo, alabok o kupas na litrato o video, ay paano mo nais maalaala? Hindi ko ibig sabihin na tiyak ang ating tagumpay. Kamakailan, pinanood kong patagin ng isang barkong pandigma, isang pulo at ang lahat ng kanyang mga tagapagtanggol. Isang parang na sila ngayong naghihintay, magsibol ng mga mirasol. Ang mahalaga, lumaban. Ang mahalaga, hindi sumuko. Kapag sinasaklot ka ng pangamba, isipin mo ang kumot ng mga talulot ng mga lansangang napaliligiran ng balayong misturang mga ilog na kalimbahin. Hindi bastang sumisibol ang kapayapaan na parang ligaw na damo. Itinatanim natin ito sa ating mga katawan. Kaya napapanatag ako tuwing lalabas sa kalye at dadakot ng mga buto ng balayong ilalagay sa bulsa. Dahil alam ko na kapag tinangay ako sa wakas ng ragasan ng kasaysayan at kapag naging pataba sa lupa itong aking katawan, ay patuloy akong magbabaga sa iuusbong na puno ng aking katawan. Dahil balang araw, itong mga kalsada nating tigmak ng dugo ay sa wakas aagusan din ng pag-asa. Maraming salamat po. Ang galing naman, Ralph. Ilalakad kita bilang endorser ng Memo Plus Gold. Na-memorize mo talaga yun. Mula sa balayong, pumunta naman tayo sa Espanyol ng Pink Rosas. Nagtulong naman ngayon ang makatang si Dr. Mike Orosa at ang mahal nating kompositor na si Professor Felipe Jun de Leon Jr. para lumikha ng isang kundiman, may pamagat na Kundimang Rosas. Mga Kakampink, mga kababayan, pakinggan natin ang pag-awit ni na Sheila Ferrer at Monching Carpio. Si Michael M. Corosa ay kasalukuyang tagapangulo ng Union ng mga Manunulat sa Pilipinas, habang si Jun de Leon, Felipe de Leon Jr. ay dating tagapangulo ng National Commission for Culture and the Arts. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, amin pong itatanghal ang kundiman na sinulat ni Professor Felipe de Leon, and nasa libro po siya, page 177. At titik ni Professor Michael Corosa, ang Kundimang Rosas. Kala ko hindi niya kailangan ng microphone. Oo nga eh.
Sa hardin ng aking pag-ibig namumuhay pa sa akin ang sino mang dito'y magmasid ang nadaramay likalig ngunit nang matanaw ko talulot mong wari milagro. Puso ko'y naengkanto at sumimoy ang pagbabago. Langit kayo'y aliwalas, bawat masdan wari rosas. Sas ka ng aking pagsinta na natulot ng pag-asa, mapaparam ang pagdurusa, pagsabit ng umaga, kahit pa mayroong tinik, may ligaya sa basahin. At sadyang di malulapit, wakas na pag-ibig. Rosas kang sa aking gunita, lagi nang mananariwa. Bangot ulay ay di malawala, pagkat mithing dakila. Sa bitak nitong puso ay di na maglalaho. Rosas kang walang kasing ganda, ang kulay mo ay pag-asa sa kaluluwang nadurusa. Ang samyo mo ay ginhawa, sa puso ko ay kapiling ka na di malalanta. Walang hanggan ang ligaya na iyong kapiling ka. Rosas ka sa tao. Maraming salamat po. Thank you po. Kailangan ng microphone. Salamat kay Sheila at kay Monching at salamat din kay Professor De Leon at kay Dr. Corosa. May kasamang bow pa yung pasasalamat. Balayong, rosas, pink. May Tagalog ba yung pink, Noel? O nga, ginagamit na nilang rosas ngayon, di ba? Oo, rosas. Pero sasagutin tayo ng Makatang Tayabas at Ama ng Performance Poetry sa Pilipinas, si Vim Nadera. Na pati tayo sinosurpresa. Oo, tinatanong nga, namin, ano ba to? Nandito si ka ba, Vim? Parang egg hunting, di ba? So, nasan si Vim? Nasan si Vim? So, sinosurpresa niya tayo. May walk music siya dapat. So, walk Sir music, Edru. Sir Edru. Ayun para to. Sa tulang kalimbahin. Sundan sa page 118. Ang makatang si Vim Nadera ay profesor sa Universidad ng Pilipinas at direktor sa Philippine High School for the Arts. Siya po ang isa sa mga tagapagtaguyod
kilalang tagapagtaguyod ng performance arts sa Pilipinas. Ayan po si Profesora Vim Nadera. Victor Carmelo Emmanuel Nadera Jr. Ako po si Xiao Chua at kasama pa rin natin si Sabrina Anonas. Patuloy kayong nanonood ng Lugaw ni Lenny, Pink Parol, KKK, Kakampink at iba pa. Ang paglulunsad ng aklat at napapanood po ninyo sa kasalukuyan ang isang performance art na ginagawa ni Professor Victor Carmelo Nadera Jr. So hindi lang po naririnig ng ating monitor, pero merong isinisigaw kanina si Ginoong Nadera. Ito lahat ay bahagi ng kanyang performance art na sasaliw ng musika ng kontemporaryong gamelan Pilipino o kontragapi. So Sabrina, ano bang makikita natin na nasa paligid ng ating performance artist na si Ginoong Vim Nadera na nakakulay kalimbahin ano, at may daladalang salamin? Ano kaya ang pinapahiwating ng salamin na ito ay pwede nating obserbahan. Pero ano yung nakikita natin sa paligid dito sa ating Leni-Kiko Volunteer Center? Well, sa ngayon po siya po ay napapaligiran ng mga mural na painting sa ginawa ng ating mga ilang artista. Alay-alay po kay Lenny Robredo at sa kanyang kampanya upang siya ay maging presidente, hopefully. So, ngayon po, palapit na po siya sa mga audience, pati na rin po sa mga tumutugtog sa stage. Kailangan po nating maintindihan na hindi po kabaliwan ang nakikita po natin. Yan po ay bahagi ng performance art. Nakikita po namin ang inyong mga komento. Performance art po ang tawag dito at mayroong mensahe na ibinibigay sa atin si Ginoong Nadera. Ngayon po si Ginoong Nadera ay kumakapa muna po. Kanina po siya ay may hinahawakan at hinahatak na string. Ngunit ngayon siya na po ay palapit sa stage. Sa malapitan ho, nakikita na ho natin yung kanyang kasuotan. Tila siya po ay suot-suot ang traditional na artistic depiction ng uniforme ng Katipunan kasama po ng anting-anting. At imbis na bandila ng revolusyon ng Katipunan ay kalimbahin o pink flag po ang kanyang iwinawagayway. Ito po ay bahagi ng performance art na ginagawa ngayon ni Professor Vim Nadera. Ayan. So, kumusta? Ano ang nababasa mo, Sabrina, dito sa ating pinapanood ngayon? Hindi lang mo po pinapayag ni Vim Nadera ang kanyang suporta po para kay Lenny Robredo. Ito rin po ay ang kanyang pamahayag na talagang siya po ay napaka-confident na mananalo po bilang presidente ang ating kandidato.
ang nakikita ko naman dito kanina, siya ay may salamin. So kinakausap po ng isang tila revolusyonaryo ng makabagong panahon na dinadala ang diwa ng katas-taasang kagalang-galang na Katipunan ng mga anak ng bayan, dinadala sa atin ng tanong, no? Kung tayo ba ay tutugon sa tawag ng pagbabago, kaya may salamin po at pinapakita na ang pagkapakikibakang ito, tayo po ay kailangang mag-desisyon. Ngayon po ay lumapit po si Ginoong Vim Nadera sa National Artist Virgilio Almario at tila may ibinigay. Oo. Siya po ay may binigay na isang kutsilyo kay Virgilio Almario. Oo. So ayan po, mukhang paalis na po si Ginoong Vim Nadera at palayo na po at ating samahan ng ating host. Salamat sa performance ni Vim Nadera. Bye, Vim. Naakala natin kailangan nating magka-medic kanina. Okay, kakala natin pwede siyang tumakbong senador talaga, ka-level ni Senator Teddy Bagilat. Hindi lang din po namin na-mention kanina. Maraming salamat, Vim. Nagkaroon ng slight na sakuna po. Sa sorpresang performance yun. Medyo napatid po si Sir Vim Nadera, ngunit naligtas niya po ang kanyang sarili sa kanyang performance. Tapos kalimbahin, yun pala yung tawag sa Tagalog. Pwede nang idagdag ang saranggola ng pag-asa. Teka, meron pa, may balagtasan pa tayo. Oh, meron pa, okay. Pakinggan muna natin ang mga huseng batute at kolyantes ng lira, mga kakampink, ang damakatas sa kanilang balagtasang kakampon versus kakampink. Palakpakan po natin sila. Habang nagbibigayan ng mga rosas para sa mga kakampink dito. Ang makata sa isang grupo ng mga underemployed na mga makata na espesyalista sa page, slam, spoken at performance poetry o balagtasan. Isa po akong kasapi ng damakatas. Hindi niyo po kami kilala. Naka-costume kami, so hindi niyo kami kilala. Underground section po kami ng damakatas. So, para ano, merong konting secrecy, lihim. Kami po ngayon, siyempre ang alang lamang namin gawin ay magbalagtasan. Marami po kami damakatas. Dati po, 20 plus kami ngayon. Ilan tayo? 7? 7 na lang po kami. Pero may mga nakakalat pa po dyan na makatas. At kung sinong gustong humamon, magbalagtasan! Pwera kay Sir Mike at kay Sir Bing. Labanan niyo yung dalawang kasama. Pero ngayon, sisimulan natin ang ating balagtasan sa tanong na sang-ayon pa rin ba sa dati ng gawi na ang ibobotoy noon pa naghari sa trono'y forever na ngang namalagi. O, panahon na bang palasyo'y mabawi? Ako ang makatang mula sa Biringan, Dalitalyanera, ang inyo pong lakan. Bias in Biringan po yan, hindi po yung Boston Red Sox. Biringan Red Calzoncillo po yan. Ako ang diablong mabagsik ko sa talastasan. Ako ang batala nitong balagtasan. Ang bawat bitiwang berso ay gayuma, pambihag sa puso ng mutya kong masa. Pangil na sasakmal sa iyong bakunaya. Sa tansong makata, ako ang parusa. Sa usapin ngayon na dapat mahalal, sinong pipiliin ng masa kong mahal? Kampen ng kahapon o ang rosas ng dangal? Suriin maigi itong pagtatanghal. Nasa page 161 po kami. O pagastang labis ang kapangyarihan, 10 kamag-anak ang nakasasaklaw. Pag kami ang nasok sa trono ninuman, hahamakin lahat, manatili lamang.
sa Mayo 9 na isa pong hamon, ngalay exaltado sa inyo ay tutugon. Magbibigay tindig sa paksang eleksyon, debating patula ang handog ngayon. Sa kalye metrika natutong tumula, nagbatak sa batak sa windmill ng tugma. Isang weekend warrior kaya medyo gala, isang keyboard warrior kung magwalang iya. Actually, I am very New York, entitled ang angas. New York hubaw? Respect my opinion kung ako'y pangahas. Ang nais lamang ay mabigyan ng bangas, itong katunggaling bumabalagtas. Ang akin pong layon, naway di magapi, kakalabanin lang ang talo palagi. Sino ba yun? Marami kami dito. At sa kasaysayan, kami ay bahagi, Mapa, Kastila, Kano, Hapon, Makapili. At, at sa diktaturya, fly high, political, paru-paro, G sa paglilingkod sa aming estado. Wala pong ibang agad, kundi ang magtrabaho para po sa Diyos, sa bayan, sa tao. Panalo na natin to? Ano ba? Lalabanan ba natin ang kampon na ito? Mamaya, mamaya. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, pagkalimot ang siyang nangyayaring hari, dangal pati husay ay nalulugami. Kakainis mabuhay kung fake news palagi. Ngayong nagbabanta ang mga kampon ng dilim at nais magbalik nilang maiitim ang puso at underarm ay sadyang pawisin. Nagde-deodorant pa yun, kaya man. Sino nang sisigaw nitong never again? Alias, di mahuli. Handang maglingkod. Di po ako nalilate sa trabaho, di mahuli rin. Alias, di mahuli. Handang maghandog. Di mahuhuli sa paghahandog ng sintang pag-ibig sa bayang nalubog. Sintang Pilipinas, di dapat sasabog. Mga bayaning santo, San Jacinto, Boni, mangyaring umanib, diway ihasik ng makaharap ang mga balakid. Merong magtutuloy ng pinaglaban. Sugod na mga tol! Sugod na mga sis! Pati po yung buong baghari na kasama dito. Sa ating himagsikang rosas ang katalik, ingat lang, baka masalubsob. Diliw na Kakampink, magingay, magingay! Wala ba kayo mga kamay? Diliw na Kakampink, halina't umanib! Ialay sa bayan. Sabayan niyo ako sa pag-ibig. 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 Yo, Xiao Chua. Noong panahon po ng aking lelong, paki-fact-check, na-quartered na siya sa sobrang pagtulong. Pag-ibig sa hapon, dun siya nalulong, kaya pinamana kanyang posisyon. Wala, wala, wala. Tama. Fact-check. Xiao Chua. Tama, tama. Labagman sa puso akin pong tinanggap, kahit ang kampanya'y gawaing masaklap. Positive man sa drug, positive man sa COVID, sa inyo ay umarap upang mapakalat ang kanyang pangarap. Paano ba naman kung ang iyong ama ay napatunayang nananamantala? Kay raming ninakaw, pati itinumba, sa mga nagdahas, lumaban, maiba. Sabi ng manok mo, ito'y nababagot. Sa pangangampan niya, parang nag-aantok. It's a chore kasi. You know, campaigning is a chore. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Sa iyong kandidatong feel na feel na patok, pag sa debate na may, chiking di na sipot. Sipot?
di nasipot. Anong ihahain ng inahing ampaw? Walang maialaw kundi luyang delaw. Ano ang hapunan? Lugaw na mapanglaw at bubudboran pa ng pangakong hilaw. Aling putahe pa ang higit kaya pag ang naggisay limang pamilyang dakila. Ang amin pong ibig, gutom ay mahupa at kanin sa bibig. Silang walang wala. Napatunayan na essential ang lugaw. Kasamang lamang tiyan ang arugang tunay. Sa mabuting nanay, lalaking may laban. Hindi lang po yung mga nagbonakid ha. Lalaking may laban. Kundi maliligaw, baka magnakaw. Mahiya ka naman sa ating ka-Andres. Pati linya ni ka-Andres, ninanakaw ninyo. Mahiya ka naman sa ating ka-Andres. Linya'y ninanakaw ng maka-impress. Nagtutugma pa rin po yun. Linya'y ninanakaw ng maka-impress. Revisat, imbento, lagi inyong taktik ng gunita na may wasak. Punit-punit. Ba't ba kailangan kami ang iboto? Mula pa kay Lolo, kami sumaklolo sa bawat sakuna at mga peligro. Ang aming pangalan, Chip, ay aming resibo. Xiao Chua, Chocolate, kay raming nagawa ng akin pong tatay, brutal na gusalit, pang torture na tulay. Just score. Brutalist ba yan? Brutalist? Brutalist architecture. Pati ang kultura, pilit pinagusay. Galawang bayani, di papatay, patay. Loko sa lolo ko kung ikaw ay magyabang. Kung collaborator ang lolo, may diktador pa. Dapat bang mapawaw? Sa inyong kasaysayang panay ng panlilinlang, pagkabayaning fake, ang number one and one make two, unity. Di mabibilib sa mga pinatayo, nabanggit mo na yun, sa edifice complex ng mga palalo. Nagnakaw, binulsa, pera'y tinago, pati buwis namin, nauwi sa shoes, sa luho. Sa shoes yun. Ang akin pong payo ay huwag nang sumubok ng mga bagito na nais maluklok. Don't forget to like, share, and follow my TikTok. More chances of winning ang amin pong alok. Ang alok po namin, 100%, gininto ang puso alay sa publiko. Ang aming hangad ay magtrabaho. Ay, wala ako. Sapa. Ang alok po na miin. Punan po namang ay ang inyong boto, serbisyong negosyo. Ano sunod nun? Negosyong serbisyo. Scripted po yun, nabotal po kasi ako. Di kailangan ni ma'am, si ma'am po ha, ubusin ang lakas sa pakitang tao at palapalabas. Sa totoong mundo, dito, nakaharap. Ang hamak na alagad, ang hamak nating lingkod. Kitang-kita naman sa kanyang pamilya. Payak, marangal, sa dunong sagana, hindi finifake ang diploma. At huwag kalimutan, mister na kasama sa pag-aaruga ng ating naga. Huwag pong kalimutan, tatak ng kahapon. Aming pangalan sa utak ibaon. Ang aming pangako, hugutin noon. Cross my heart, hope to die. Bukas na ang aksyon. Magkaisa tayo, tayo ay mangarap. Magkaisa tayo, huwag sa mapagpanggap. Magkaisa tayo, nang walang maghirap. Magkaisa tayo, huwag lutang ang hanap. Lutang talaga. Kahapon ninyo ay di ipalilimot. Oo, tatandaan. Ang ngalan nyong
Narcos! Sa Netflix po yun, ano? Pero sounds like, Narcos pa rin! Adit sa bayan ay salot. Di na muling magpapabusabos. Pakitaas nga po ang ating mga rosas. Wagayway, katipunan tayong ng mga marangal. Katipunan tayong mga nagpagal. Katipunan tayong marunong magmahal sa sintang bayan. Diway hinahangal. Salamat po. Oops! Awatin mo muna itong magkatalo. Masyadong mainit ang dila at ulo. Naway di gayahin, Kamarat Senado. Ito'y hindi sirkus, tula ay sagrado. Huwag padadala sa TikTok ng TikTok. Wala pong diploma sa website ng YouTube. Moral turpitude ang sa inyo'y dadago kung ang talinumay umabot sa bato. Munting paalala sa magkaibigan, walang lugar ang troll sa ating balagtasan. I-fact check ang tindig, maging kasaysayan, huwag ad hominem ang gawing libangan. Bago magsakdulan ang diyalong tula, ultimo'y ibagsak ang kami mamangha. Puso ng taluhan, lusawin sa hiya, at ng inyong makuha ang boto ng madla. Ang kasaysayan na ang siyang nagtakda na ang aming kampon ay itinadhana. Tradisyon na naming tumulong sa kapwa at ang inyong four-piece ay di mawawala. Ang iba pong angkan upang di malugi sa amin kumampo, sa amin kumampi, tayo ay magsalo at wag nang tumanggi sa motherhood statement, ang tawag impunity, ay unity. Huli ka, boy. Amin pong pangako ay puro maganda. Amin pong layunin ay nakahahalina. Amin pong tunguin na way magkaisa. Aming plataforma, dapat alam mo na. Grabe. Laki, malaki, malaki ah. Napakasimple. Tapat kasi dapat at di sinungaling. Napakasimple. Ang dapat hirangin, mahusay, magiting. Ramdam tayo pagkat pantay kung ituring. Ang pinuno natin, ang salin, dilihim. Labas mo na kasi bong. Ay, bow pala bow. Sorry. Linisin na natin ang pamahalaan. Uulitin ko sa placard. Linisin na natin ang pamahalaan. Eh kung hindi tayo, sino? Ang kawatan, 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 kawatan. Oh, kawatan! Sana all magalang sa ating karapatan. Tara na't maglugaw, ipanalo na yan. Tayo nang kumilos, suot ang tsinelas. Botas pala to. At ating ihasik, himagsikang rosas. Ating ipaglaban itong bagong bukas ng bayang di sawi at merong lunas. Parang iba yung ano, gibis yata. Oh, mali lang ako ng ano, dinig. Iba yata ang maskulados na kumaano na eh, maskulados eh. Pero, opinion at layon ay magkaiba man. Magkasama kayo sa inyong karimlan. Kung ang leader ng bayan ay ang bakunawa, tiyak malulunod kahit pa ang buwan. Multo ng kahapoy, di matatahimik kung nadaragdagan ang bangkay at krisis. Pakiusap ko sa inyo, nagtira palagi ng kaunting galit nang di makalimot kung walang ligalig. Itong balagtasan ngayon nagwawakas
at nagtagisan sila sa pagbubulalas. Si ex-altado po, di mahiling ang yes ang magbigay linaw sa ating pong landas. Subalit, ang inyong palakpak ay di ko hihingin. Bagkus ang konsensya ang dapat timbangin. Ang kinabukasan ay dapat ipamalalim. Bayan kong madilim, dapat kalimbahin. Maraming pong salamat, kami po ang Damagatas. Ayan po, narinig natin ang isang napakagaling na performance ng Damakatas. Ayan po, ating mga lakandiwa. No? Ay narito, maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Ilabas po natin ang ating mga kopya ng panalangin kung mayroon po kayo at ang inyong kalimbahing kandila. Ito na po ang panalangin ng Pambansang Pag-asa sa pamumuno ni Nanding Josef. Magsisimula na po ang paglulunsad ng saranggola ng Pag-asa, pinatayo po upang magkaroon ng isang panalangin. Muli ang panalangin ng Pag-asa sa pamumuno ni Nanding Josef. Sisindihan na po natin ang kalimbahing kandila. Ang nagbabasa po ng panalangin ay si Dr. Joji Tabulo. Joti Tabula. Muli po ang panalangin ng Pambansang Pag-asa ay babasahin ni Ginoong Joti Tabula. Aha. Muli po, nandito pa rin tayo sa Leni-Kiko Volunteer Center sa Katipunan Avenue, kung saan po ay ginaganap ang mga pangyayaring ito. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Kasama rin po natin si Sabrina. Sab, kumusta ka naman dyan? Okay naman po. Sa ngayon po nakikita ko po na nagdi-distribute po sila ng mga pink na kandila. Ito rin po ay nilalagyan na nila ng apoy. Hawak-hawak din po ng mga ilang tao ang mga saranggola na kanilang ipapalipad mamaya. Sabrina, ano ba itong saranggola ng Pag-asa? Ang saranggola ng Pag-asa ay isa lamang sa maraming kontribusyon ng mga alagad na sining sa kapanya ni VP Leni, Senator Kiko at Tropang Angat. Prof. Xiao, masasabi mo bang espesyal at kakaiba ang mga malikhaing pangangampanyang ganito? Nako, hindi po bago sa ating kasaysayan ang pagiging malikhain, lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan ng pagbabago. Alam natin na lumalabas po ang galing ng ating mga mamamayan. Nakita-kitang-kita natin ito kahit nung People Power Revolution. No? Hindi lamang yung pag-rally, kundi yung mga placards, di ba? Kaya yun yung mga ginagawa ngayon, pati yung mga tula, no? Yung mga kanta na lumabas, yung mga iba't ibang gawain ng mga cultural workers ay mahalaga para patibayin ang mga supporters natin. At syempre, upang kumbinsihin din ang ating mga kababayan kung sila po ay makikinig. No? So, kaya salamat po sa mga nanonood sa atin. Kahit hindi po Kakampink, welcome po kayo dito sa aming ginagawa para makita nyo naman kung sino po kami at ano po ang aming pinaglalaban. Kami po ang mga Kakampink. Mahal po namin kayo. Kahit po hindi nyo kami sinusuportahan, ang aming pong ginagawa ay hindi lang para sa mga Kakampink, kundi para sa buong bayan. At ina-express po namin ito sa aming mga tula, mga salaysay, mga awitin, mga iba't ibang katha. At ngayon po, sa sabay-sabay na pagdarasal, ngayong araw na ito sa saranggola ng Pag-asa.
Muli ko rin pong gustong ipaalala na ang bawat isa sa ating mga boto ay hindi lamang boto para sa ating sarili, kung hindi para sa iba rin. Kaya ang aming boto, ang aming pink na boto, ay para rin po para sa inyo. At kung hindi man pink ang inyong iboboto, ang nais sana naming ipaalala sa inyo, sana kung ano man ang pili mo at pili ko, sana pare-pareho nating pinipili ang Pilipino. Bayan muna, sir, no? Oo, tama, Sabrina. At masaya ako na may mga kabataan na mukhang magsisimula na po ang ating panalangin. Magsimula na po tayo ng panalangin ng pambansang pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming sambayanang Filipino, sinisindihan namin ang kandila ng liwanag upang patnubayan ang ating mga pandama, puso at isip patungo sa pambansang halal at maraming namamatay nang walang paglilitis. Kung bakit napapabayaan ang mga kabataan, kung bakit napagsasamantalahan ang nakararaming mamamayan, at upang mapatnubayan tayo laban sa korupsyon at masamang pamamahala, laban sa mga pakana at paghahari-harian ng mga trapo at dinastiya, laban sa pagsikil sa mga taal na karapatang pantao, laban sa mga papanlinlang na negosyante, laban sa mga paglustay sa ating likas na yaman, laban sa mga kaaway ng ating pambansang pagkakaisa at kaunlaran. Mahal naming sambayan ng Filipino, matigib sana ang ating puso ng pag-ibig sa bayan. Mahal naming sambayan ng Filipino, maingatan sana natin ang ating mga demokratikong karapatan. Mahal naming sambayan ng Filipino, paliparan natin ang ating saranggola ng pag-asa para sa isang bagot rosas na bukas. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang saranggola ng pag-asa. At salamat, Jyoti, sa pangunguna sa panalangin. Siguro may nagtataka sa inyo bakit saranggola. Dahil naisip ng KKK 2022 na ang laban ni Lenny at ang himagsikang rosas ay lagi nating inihahambing sa katapat na elemento ng kalikasan. Perlas, bulaklak, araw. Pero nais nating ipahayag na ang ating himagsikang rosas ngayon ay pinangungunahan ng mga manggagawang pangkultura, ng mga writers at artists ng Pilipinas, at kaya nais ng KKK 2022 na isagisag nito ang pagbabagong pangkultura sa pamamagitan ng isang likha, ang saranggola, na paboritong laruan natin mula pagkabata. At para ipaliwanag para sa atin ang sagisag ng ating himagsikang pangkultura, narito ang tulang Kung Saranggola ang Tula ni Rillo Alma at bibigkasin na mat sa atin muli ng napakagaling at memoryado niya na si Ralph Fonte. So abangan natin kung mapapalipad nila ang saranggola sa likod or pang picture taking lang yan. Kung saranggola ang tula ni Rillo Alma. Kung saranggola ang tula, umimbulog ito ngayong masigasig sa pagtuklas ng danas at bagong dunong. Kung saranggola ang tula, nangangarap ding maglipad ng sariling kakayahang hagka ng simoy at ulap.
Saranggolay lilitisin ng tag-init at tag-ulan. May banyagat ilahas na susugat, magliligaw, ngunit ito'y saranggolang taal ang dangal at giting. May patnubay na harayang malaya at malikhain. Ang tula ng saranggolay nalalalik, tumitibay, habang ito'y sumusugba sa karimlan at kawalan, walang humpay huhubugin sa palihang kidlat kulog, bawat titik, bawat bantas inuuri sa hinamok. Pag nahimpil, ang kaniig ay anghel ng pananalig. Pag makislot, may kumirot na bagwis ng paghimagsik. At matapos ang paglipad, at tula ng saranggola ay maganap, bumabalik na pahiyas at biyaya sa madla ang may-ari ng salita. Maraming salamat po. Mabuhay ang Himagsigang Rosas, mabuhay ang saranggola ng pag-asa. At ang galing lang niya kasi 18 years old lang ho siya, kaya magaling magmemorya. At ayan na po ang kung saranggola, ang tula ni Rio Alma, itatanghal, itinanghal ni Ralph Fonte. Ayan na po, no? Palilipa pa rin na po ang saranggola ni Lenny, nalikha ni Jerry Leonardo. Isay, Sir Felipe De Leon Jr., at Congressman Jerry Grasso, hawak ang kanyang mga ang mga saranggola. Habang tinutugtugan naman po tayo ni Sir Edu Abraham at ang kontragapi, titingnan natin kasama ng mga kasapi ng KKK. Tingnan natin kung anong saranggola yung lilipad. Contest pala. Oo. Muli po, ang saranggolang palilipawin ay likha ni Jerry Leonardo, no? Isang pink kalimbahing mga saranggola Sabrina. Maganda yan, no? Para sa picture taking. Ito po yung saranggolang palilipawin sa April 22 po sa Pulilan, Bulacan, bilang paghahanda ng birthday po, sa birthday po ni VP Leni sa 23. Tapos sa 23 po, magkita-kita po tayo, ito hindi na fake news, sa may Makapagal Boulevard, malapit sa Mall of Asia sa World Trade Center, para sa pagdiriwang po ng kaarawan ni VP Leni. Tapos since nandito na rin po tayo, ang pinakamalaking meeting de avance ay mangyayari sa May 7. So mark those two dates, April 23 and May 7. Ayan na, papalipa rin na ang mga saranggola ng pag-asa. Okay, mabuhay ang saranggola ng pag-asa. Mabuhay ang KKK 2022, mabuhay ang mga kakamping at iba pang mga kakulay. Mabuhay ang laban ni Leni at Kiko, mabuhay tayo. Maraming salamat. No to withdrawal. No to withdrawal, yun talaga, walang magwi-withdraw, tuloy ang laban. Abangan niyo po ang susunod na mga mangyayari sa telenovela ng eleksyon. Magpapalit na po ng ang mga MC ngayon, bibigyan na ng mikropono kina Loaf at Berto para sa open mic na portion bilang paghihintay or pagtingin kung meron pa yung Pink Moon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy Easter. Magstay po tayo para sa open mic. At ayan po, napakinggan po natin si Ginoong Noel Ferrer at Annie Almario. Sa kanilang paggabay sa atin sa programa ng paglulunsad aklat ng lugaw ni Leni, Pink Parol, KKK, Kakampink at iba pa, at ang paglo-launch po o paglulunsad ng saranggola ng pag-asa. Ako po muli si Xiao Chua, ang inyong commentator sa ating live video para sa San Anselmo Press. Kasama pa rin ho natin si Sabrina. Sabrina, kumusta ka dyan?
everyone po. So maraming salamat din po sa lahat ng mga dumalo, sa mga mag-open mic as well, mamaya-maya. At sa mga iba pa naman po na nagsusumubok pa rin na paliparin ang kanilang mga kites. Pero mukhang nag-wrap up na muna sila po sa pagpapalipad ng kanilang saranggola. So muli po nakita natin ang ilan sa mga personalidad na narito. Si Felipe De Leon Jr., dating NCCA Chair, ay kasama natin. Gayun din, nandyan din po si Butch Dalisay, kasama natin, writer. National Artist Virgilio Almario, National Artist Alice Reyes, nandito rin po. Kanina po nandito po si Ramon Santos, National Artist for Music. Opo, at marami pong salamat at sila ay nakarating kasama natin. Nandito rin po ang makatang si Gemino Abad. Ayan, so nailunsad na po ng maluwalhati itong lugaw ni Leni na aklat na mabibili po natin sa San Anselmo Press. Ano? Ganito po, no? Gusto ko lamang kong ipakita yung iba pang mga aklat ng San Anselmo Press ukol sa ating kampanya, People's Campaign, mga kaibigan. Unang-una nilang nilabas noon pa yung servant leader, Leni Robredo, ni Ed Garcia. Ito po yung may, nasa wikang Ingles, subalit ito rin po ay sinalin sa wikang Filipino ni Noel Romero del Prado. No? Ang editor po niyan ay si Danton Remoto. No? Gayon din po, sa simula pa lamang ng kampanya ni Leni, ay nailunsad na po itong tinatawag nating 100 Pink Poems para kay Leni, no, na kwento mong maikli kung paano ito nabuo, no, dahil kasamang yung ina. Nabuo po ang 100 Pink Poems kay Leni dahil po naisipan po nila na gumawa ng mga dedicated na tula para kay Leni. So sila po ay nagkalap ng 67 na mga poets para po mag-contribute ng 100 Pink Poems. Kasama na rin po ang aking ina. Shoutout ko lang po sa aking ina. Sila po ay ngayon nasa pang-anim na print run na po. Nasa 3,000 na po ang mga nabenta nila mula sa aklat na ito na punong-puno ng mga tula para sa ating VP Leni. Alam mo, kailangan batiin natin ang ating executive publisher, Eldridge Marvin B. Aceron ng San Anselmo Press, ang kanyang kabiyak na si Celeste Lecaroz na gumawa ng mga likhang sining, ang editorial board dito, Noel Romero del Prado, Emmanuel Quintos Velasco at si Crip Yuson. To add din po, ang kabiyak po ni Sir Marvin Aceron na si Miss Celeste din po ay ang presidente po ng San Anselmo Publishing Inc. Oh, so mahalaga po 'yan para yung pong hindi lamang po masayang, kasi kung sa Facebook lamang po 'yan, baka pag hindi naipon, hindi naging printed, magiging kumbaga makakalimutan, pero dahil libro siya, no? Mahalaga pa rin kasi yung nakadokumento po sa hard copy yung ating mga aklat, ano, yung ating mga likhang sining. Ito ay dokumentasyon ng kasaysayan. Nilabas din po nila yung dalawang edisyon ng 1,000,000 hugot lines para kay Leni, na siyang isang napakagandang parang diaryo, no, na ibinibigay sa mga rallies, at ito rin ay mababasa, actually libreng mababasa sa Facebook po ng San Anselmo Press. Ngayon nga po, actually sold out po ngayon ang mga 1,000,000 hugot para kay Leni. Wala nga po ngayon sa event na to kasi sobrang naubos po talaga siya nung nakaraan po. Nako, grabe, no? So saan ayon na kapila po ngayon sa mga authors ang ngayon ay nagkakaroon ng impromptu book signing, at nakikita rin natin na maluwalhating maluwalhati po ginawang background music, no, at ma-integral itong ginawa ng kontemporaryo gamelan Pilipino, no, na kontragapi ni Ginoong Edro Abraham. Oh, atin pong sina shout out po ang ating mga 143 remaining na mga watchers po natin. Kasama na rin po ang mga kasama natin, si Noela May Orozco, hello, Vilma Briones Chua, maraming salamat. At gayon din po, binabati natin si Cham Guevara, no, at si Tita at ang ating mga kasama dito sa Leni-Kiko Volunteer Center.
So muli po, habang inaantay po natin yung ating tinatawag na open mic ng mga Makata na narito po sa Leni-Kiko Volunteer Center, matapos itong napakamatagumpay na paglulunsad ng aklat na Pink Parol, ano? Ay sana po makumbinsin namin kayo na makita itong dokumentasyon na ito ng ating kasaysayan. Yan po ay kasaysayan na nangyayari ngayon, very relevant po sa ating times. At kahit po hindi po kayo kakampink, isa pong souvenir ng ating panahon na kinagagalawan ngayon, itong mga tula at mga sanaysay at iba pang mga likha ng iba't ibang mga artists, ng ating mga makata at essayists at mga boses ng ating lipunan. Na narinig po natin ng ilan, pero mas marami po yan sa ating aklat. Oh. Sabrina? Sana po ma-enjoy niyo rin po yung mga makikita ninyong pictures na ipopost po ng mga ibang tao na dumalo dito mamayang gabi. Ang dami rin po mga mural dito na maganda puntahan, no? Ang dami mga artists ang nag-collaborate para gawin itong mga paintings na ito na nakikita ninyo sa may likod. So please po, yung mga kaya po tumingin ng mga photos, tumingin na naman po kayo. At yung mga kayang kumuha ng selfies, mga kayang kumuha ng groupies, it's your time to shine para makita itong mga artworks na ito sa inyo likod. Opo, nakakatuwa din na makita ang mga tao dito. In fact, kung gusto nyo pong malaman ang plataforma ng ating kandidato, no, na si Leni Robredo at ang kanyang running mate na si Kiko Pangilinan at sampu ng ating mga senatorial candidates, ano, ay welcome po silang pumunta dito. Basta respectful po kayo, kahit hindi po kayo kakampink, welcome po kayong makinig sa diskusyon. May kakausap po sa inyo, no, na mga tao dito sa Leni Kiko Volunteer Center. Yung po mga naghahanap ng materials, no, pwede po kayong bumili. Kasi dito sa amin ho, yung mga marami sa mga materials po na aming ginagamit, binibili po talaga. No, binibili po talaga namin bilang ambag namin sa ano, dun sa artists din, sa mga manufacturers, para din matulungan natin yung mga businesses. Di ho ba? Kaya ho yung mga t-shirt namin actually, yung mga baller po namin, yan ho'y binibili din po namin. Pero yun nga po, ito ay ambag namin, tulong namin. Walang hinihinging kapalit. No? Ang gusto lamang po namin ay sana makasama namin kayo sa rosas na bukas. No? Himagsikang rosas nga, Sabrina. Paalala ko lang din po, sa mga gustong bumili ng libro galing sa San Anselmo Press, maaari nyo po itong gawin para lang po pumunta sa kanilang Facebook page. Maaari din pong bili ng kanilang ibang mga libro tulad ng 100 Pink Poems para kay Leni sa kanila pong Shopee at Lazada. Ayan. Alam nyo, Sabrina, no, habang hinihintay natin yung susunod na programa na mangyayari, no, at habang nagkakaroon ng impromptu book signing dito, masaya ako na makita yung mga tula, no, at saka yung mga iba't ibang mga performances. No. Nakita nyo po, no, may nagbalagtasan. Paborito ko talaga yung nagbalagtasan. Kasi lumang art form ito, pero ginagawang makabago, relevant sa panahon ngayon. Gayon din, parang na-realize ko, no? Ito rin yung ginawa ni Rizal noon eh. Nung ginawa nila yung Mi Ultimo Adios, 'di ba? Ito'y pagkumbinse sa bayan na sumama sa kagustuhang magbago at sa kagustuhang gawing mas maginhawa ang bukas. So, yun po, no? So, nakakatanggap man kami ng masakit na salita, no, dito sa live broadcast natin, 'di ba? Eh wala ho sa amin 'yon sapagkat para sa amin po ay laban po ito, hindi lang mang ng kakampink, kundi ito po talaga, hindi naman talaga yung kandidato lamang ang aming ipinunta dito, kundi yung adhikain ng kandidato at ng kanyang mga kapartido. So maraming salamat po sa mga nag-house to house dyan, sa mga iba't ibang mga kababayan natin, gumagamit ng iba't ibang malikhaing paraan, pagbibigay ng comics, no, pagpakikipag-usap. Maraming salamat po sa inyong lahat na ginagawa, sa lahat ng ginagawa ninyo para sa kampanyang ito, no. Sabi nga natin, manalo matalo, talagang makikita natin this is a people's campaign. Maraming salamat, Sabrina. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tumutula at nagvi-videotape ng kanilang mga tula na mga galing sa libro ng 100 Pink Poems for Leni. Pati na rin po sa mga advance, thank you na rin sa mga magtutula at magvi-video galing sa bagong libro as well. Oh, di ba? Ako nga, gumawa ako ng live video din. Oh, YouTube.
na binabasa ko yung ilan sa mga tula no ng 100 Pink Poems. Kasama ko ang historiador na si John Ray Ramos. Shout out sa ating mga kaibigan no, si Naginoong Jonathan Balsamo at Ian Alfonso, John Ray Ramos. Maraming salamat sa inyong panonood. Alvin Campomanes, sa ating mga iba pang mga Kakampink, maraming pong salamat ano. Saan naman mahahanap ang mga videos na yan, sir? Ayan. So syempre po, ipopromote ko na rin ano, na meron akong YouTube channel, Xiao Chua, X-I-A-O Chua, kung saan meron po akong mga lektura ukol sa kasaysayan at gayon din itong aking pagbasa ng 100 Pink Poems para kay Leni. Ikaw naman, anong pinagkakabalahan mo upang malaman din ang ating mga Kakampink? Ako naman po, ako po ay ano, nagtatrabaho lang po ng tahimik. Hindi po ako usually socially active dahil ako po ay napaka-shy sa totoo lang. Pero ginagawa ko po ito ngayon para kay Leni dahil ito po ang aking pinaka-contribution, kumbaga, para sa kanyang kampanya. Ako po ay naglakas loob ngayon upang kausapin kayo at maging isang MC gabi, para dito. Mga kapatid, mga kaya na po, no? Narito na po tayo sa ating pinakahihintay, si Beto, ang ating open mic para sa mga Kakampink dito sa ating Leni-Kiko Volunteer Center. Maraming salamat. Magbabalik tayo mamaya. Aalimin namin kayo habang hinihintay ang Kalimbahing Buwan. Hello. Yan, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, Berto. Magandang gabi. Ayan. Napakasarap pakinggan ng ating mga ating mga musicians, no? Ang ating mga traditional musicians sa likod at saka syempre yung mga nag-perform kanina para sa launching ng libro ni Sir Rio Alma. Tama. Medyo busy pa yung mga tao kaya enjoyin muna natin ang musikang hatid ng ating mga kaibigan, ang Kakampink. Ayun, ang gulo ngayon. Ano nga ba, dahil napag-usapan natin, Doc, ano nga ba ang Kalimbahing Buwan o ang Pink Moon na sinasabing aabangan? Para lalo silang mas ma-excite sa pag-aabang. Sabali, ang mangyayari ay habang inihintay natin yung pagdating ng Pink Moon na iyon o yung buwan ng kalimbahing buwan, ay magkakaroon tayo ng mga open mic performances. Pero tama ka, no? Ano nga ba yung Pink Moon? Base sa ating easy Google search, no? Na dapat lagi natin ginagawa. So dapat nagre-research tayo sa mga kabinoboto natin, no? Truly. Ang sabi nila, ang Pink Moon ay ang isang buwan, yung buwan na to ay minsan ay nagkakaroon siya ng pink or yellow na tinge, no? Hindi siya makikita, obviously, syempre hindi siya ganito ka pink, no? Pero meron siyang ganung pink at minsanan lang siyang mangyari sa isang given na generation sa kasaysayan. Naaalala ko, may nahagip ako diyan tungkol sa ang mga magsasakaraw ang nagpangalan sa phenomenon na to. Yeah. At may kinalaman din kasi ito sa early springtime blooms of a certain wildflower na native sa Eastern North America na ang tawag ay, sana tamang aking pagkakabigkas, Phlox subulata. Commonly called creeping phlox or moss phlox, which also went by the name moss pink. Ayos. So maganda, maganda siyang simbolismo sa ating pinaglalaban kasi 'di ba? Ano ba ang laban ni Leni at saka ni Kiko? Pamumukadkad. Tama. Diba? Pamumukadkad ng kalayaan para sa lahat at demokrasya para sa lahat, ano, 'di ba? Tama. At ayan ang maganda at ang gusto natin kung bakit tayo nandito, tumitindig sa Leni Kiko na tandem. Maaari na siguro nating simulan ng mga pagtatanghal. Bilang simula sa mga pagtatanghal, gusto kong tawagin ang sarili ko. Ladies and gentlemen, upang simulan ang ating open mic para sa paghihintay sa Pink Moon, ladies and gentlemen, ang aking mabuting kaibigan na si Edward. Hello po. Okay pa po ba kayo dyan? Mukha naman, no? Dahil kanina'y pinag-uusapan naman natin ang mga magsasaka, naalala kong
Mayroon akong nalikha para sa kanila na mumunting piyesa. Sa kabila ng maghapong pagbibilad sa trabaho, ng walang tigil na pagtatampisaw sa sariling pawis, sila pa rin ay pinarusahan, ipinako sa kahirapan, sugat sa kanilang balat ang salitang tamad, puro reklamo, kahit na sila ang gumagawa ng paraan upang mapunan ng kanin ang espasyo sa tiyan ng mga bungangang kumukundi na sa kanila. Pinupuno ng pangungutya, walang hanggang pangungulila ang mga naghihingalo nilang sikmura. Hanggang kailan natin bubusugin sa gutom ang mga nagpapakain sa atin? Hanggang kailan natin tatakpan ng mga dalangin ang mga bagay na ayaw nating pansinin? Tinuturuan tayong tumingin sa magagandang bagay at huwag nang masyadong mamroblema. Ganyan lang, gamit-gamit ng camera, privilege, di ba? Tinuturuan tayong tumingin sa magagandang bagay at huwag nang masyadong mamroblema. After nito, malamang, sabay-sabay tayong totoma. Pero, paano natin yung gagawin? Paano ko yun gagawin? Paano natin yung gagawin? Kung araw-araw ay may namamatay na anak ng Diyos? Dahil araw-araw, Biyernes Santo sa sakahan, O Diyos ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Para po sa unang pagtatanghal ngayong gabi. Mabuhay si Leni at Kiko! Buhay, maraming salamat, Berto. Baka gusto mo pang umisa. Ah, sige, isa pa. Oo. Dahil nga meron tayong lahat pinaglalaban, gusto kong magtanghal ng napakagandang pyesa na feeling ko ay magugustuhan ninyong lahat. Ang pamagat nito, ay ang mga dahilan kung bakit dapat iboto si Bongbong Marcos sa paparating na halalan. Ang mga dahilan kung bakit dapat iboto si Bongbong Marcos sa halalan. Shhh! Teka lang. Ang mga dahilan kung bakit dapat iboto si Bongbong Marcos sa halalan. Ang mga dahilan kung bakit dapat iboto si Bongbong Marcos sa halalan. So gets niyo na 'yon, no? Oo, so maraming salamat Berto. Oo. Sige, push natin yan. So yung unang pyesa ni Berto, no, talagang aanalisahin natin, ano. Hindi, tungkol yun sa mga kumakayod para sa atin, para tayo may makain, ano. At isa yan sa mga bagay na inalalaban para sa atin ni Leni-Kiko. Oo, no? Lalo na nung naalala kong maraming tumatawa dahil kinakampanya ng mga magsasaka si Kiko. Oo nga, eh, no? Sobrang nakakalungkot kasi
pati yung ganong kaliliit na bagay, ginagawa nilang katatawanan. Na hindi naman dapat. Na hindi naman dapat. Yeah. So yun, pahalagahan natin ang ating mga magsasaka, ubusin natin lagi ang kanin. Yeah. At siguro importante rin na pag-usapan din natin, kakonektado doon sa iyong sinabi kanina, yung issue ng climate change, di ba? Kasi isa sa mga maapektuhan dahil sa climate change ay ang crop, magkakaroon ng crop failure, no? Pag hindi natin na ibsan ang pag-init ng ating globe, ng ating mundo, no? So at syempre ang unang matatamaan pag pinag-usapan natin tayong climate justice, ang unang tatamaan ay yung mga magsasaka. Mm-hmm. Di ba? So yun, no? So maraming salamat, Berto, sa pagbigay sa amin at pagpapaalala sa amin ng mga kwentong ito na hindi madalas na ikikwento ng ibang tao, no? At Ama, hindi masyadong naririnig, at sabi mo nga na pagtatawanan ng ibang tao. Kaya yun, palakpakan natin si Berto. Palakpakan natin si Berto, mga kaibigan. Ano, yan. Yan. Nga pala, sa lingid sa kaalaman ng iba, ang event na to ay bukas para sa lahat. Yes! Sa mga gustong magtanghal, magbasa ng tula, sumayaw, at kung ano pang trip niyong gawin sa entablado, yes, malaya kayo habang inihintay natin ang Pink Moon. Yeah. So yun nga, open mic ito. Pag sinabi natin open mic, lapit lang po kayo sa aming dalawa ni Edward, ako po si Jerome, at bibigyan namin kayo ng espasyo. Di ba yun naman ang kailangan natin sa araw-araw, di ba? Isang Tama. Ligtas na espasyo upang ma-express ang ating sarili, di ba? Di ba siya obvious sa rainbow ko ng flag, di ba? But anyway, at nakita mo bala yung ano, nakita mo yung music video ni Yeng kanina? Hindi mo pa nakita? Oo, paikot-ikot ako eh. Ay, oo, busy ka. Pero grabe yun, no? Sabi ko nga, nung una ko nakita yung video ni Yeng kanina ng Lenny Liwanag sa Dilim, ang una ko napansin, no, bilang isang aktivista ng LGBTQ, ay ngayon na ako nakita ng isang campaign video na hini-headline ang LGBTQ at trans flag. Never pa, at least in my history, na nakita ko may ganoon. So kung inclusive leadership lang ang pinag-uusapan, ayun na yun. Yes, dahil nabanggit mo nga kung tungkol saan ang video, oo, sumasang-ayon ako. Wala rin ako napapanood pa na ganoon kahit dati. Diba? Kung meron man, naaalala ko si Isko gumawa ng propaganda na yung pedestrian lane ay rainbow. Well, basta alam natin, sabi nga ng host kanina, walang mag-withdraw. Diba? Kasi 'di ba sabi nga nila sa contraception ang nagwi-withdraw ay lalaki. Char. Or naging comedy bar. All right, sige. Tawagin na natin ang susunod na babaanat sa stage na ito. Oh, 'di ba? Si Steven. Palakpakan natin si Steven. Ito lang. Ha? Hello. Ako po si Steven, bale, kami ay mula sa USAP, United Spoken Word Artists of the Philippines for Leni-Kiko, sa pamumuno ni Ralph Ponte and Laberto. Ang pamagat ng pyesa ko ay Deboto. Sumusunod, ngumingiti at tumatawa sila. Kumakanta, umiiyak at pilapila. Dahil para sa kanila, siya ang tama, siya ang misiyas na ibinaba ang tatapos sa mga masama, kaya siya ang sinasamba, pila-pila sila, animoy isang prosesyon, walang takot na mamatay, madaganan, maipit, mahaplusan lang, ang sinasamba nila Diyos-Diyosan, walang takot na mamatay, maipit, mamatay. Sumusunod, umingiti, tumatawas sila. Sumusunod sila na parang tuta na kangiti sila dahil para sa kanila, sila ang tama, sila ang mga anghel na ibinaba, sila raw ay hindi masasama. Sama-sama silang umaawit ng Ama namin, sumasamalakanyang ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang papuri mo, sundin ang utos mo, kahit na mali, dito sa Pilipinas para na sa China, o bigyan niyo po kami ngayon ng aming papatayin sa araw-araw, at huwag mo kaming patawarin sa aming pagkakamali, bagkus ay mas ilapit mo kami sa lahat ng masama. Napayuko na lang sila bigla.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kilabot na bumahalot ng ang mga kamay nito ay maabot. Pila-pila ang mga anghel de la guardia ng Diyos-Diyosan nila sila ang, sila ang sumasalo sa binabatong katotohanan. Ibinabalik nila ito na may bahid na ng kasinungalingan dahil ipinahid na nila ito sa sinasamba nilang Diyos-Diyosan o sa ngalan ng mga ama, ng mga anak at ng mga inang naulila. Simula ng unang tatlong buwan niyang pagkaupo, ngayon at magpakailanman, hinding-hindi malilimutan ang mga dugong dumanak, ang mga pamilyang umiyak, mananatili ang pagtindig at paglaban, hanggang mawala ang mga birdugong santo. Itinataas namin ang aming mga kamao sa ngalan ng inang bayan. Steven, napag-usapan na natin to. Ba't isa lang? Oo nga. Chika. Pero salamat, Steven. Ano, isa yan sa mga bagay na napapansin ko rin, ano, na kung tratuhin natin minsan ang mga kandidato natin ay para tayong mga panatiko. No? Pero dapat talaga tayo bumoboto para sa bansa. At binoboto natin kung sino yung nararapat in terms of ugali, in terms of danas, in terms of credentials. Hindi diba? Apelyedo. Hindi apelyedo. Truthfully, no? Ayan. So maraming salamat ulit, Steven. Ha? Pagpalapakan po natin muli si Steven. Sa kanyang matapang. At nabanggit ni Steven kanina yung tungkol sa usap. Ano nga ba yung usap? Ang usap ay isa pong grupo. Na binuo namin. Yeah. Ang pinaka founding father, namin ay si Rolf, si Ralph Lof Fonte, no? Si Dr. Lof po ang aming ang nagpasimuno, ang nag-inisyatiba po ng grupo na ito. Kami po ay grupo ng mga spoken word artists at mga ibang klaseng performance artists po at tumitindig kami para kay Leni-Kiko. Hashtag Leni-Kiko angat buhay lahat. At ayun, dahil nga nabanggit kanina na ito'y open mic event, merong nagpalista. Yes! Sino itong nagpalistang ito? It rhymes with lista. Oh. Tawagin natin si Sir Xiao Chua. Woo! Marami pong salamat, pero bago po ang lahat, bago po ako magbasa, ako po ay hindi makata at hindi rin po ako mahilig sa tula. Pero alam ko po ang kahalagahan ng tula sa kasaysayan at sa pagkukwento ng kwento ng bayan. Pero bago po ang lahat, tignan po natin ang langit at merong ulat po tayo na mukhang pink na po. Nakita na ba natin? Ay, may rainbow! Ayan, meron pong rainbow mga kaibigan, isang pahiwatig mula sa langit. Mukhang sinasamaan po tayo ng langit. Kanina po medyo maulan-ulan pa. No? Subalit, ayan, pagpugayan po natin ang bahaghari sa isang makulay at rosas na bukas. Ayan, salamat po. Bagamat hindi po ako makata, ako po ay nais magbasa ng isang tula. At ito po ay tula ng isang makata na nagngangalang Eldridge Marvin B. Aceron ng San Anselmo Press. At ito po, kung kanyang mamarapatin at sana po hindi siya magalit, babasahin ko po ang kanyang tulang Lugaw mula sa 100 Pink Poems para kay Leni, available po sa San Anselmo Press Facebook at sa Lazada at Shopee. Sana po makasama po namin kayo sa pagtula ng mga aklat na ito, ng mga tulang ito sa aklat. Lugaw ni Marvin B. Aceron. Bisperas ng bagong taon, kaming tatlo ni tatay at inay lang ang magkakasama. Walang panghanda, kaya walang bisita. Binagyo ang pananim, hindi makabayad sa PNB. Habang naghahapunan, nakikinig kami sa kantahan sa kabila. May taga-sauding bagong dating, may pasalubong sa lahat, si tatay. Madalas tumingin sa wala at biglang magsasabing, sayang. Wala namang binabanggit kung ano ang sayang. Mahirap namang
mag-usisa. Kung anong milyong bagay na inasahan ang hindi nangyari. Ngunit biglang nagsalita si inay, "Magluluto ako ng lugaw ngayong gabi. May tira pa ng hita ng manok dyan. Tamang-tama yun. Gusto mo yun?" "Opo," sabi ko, "masarap po iyon." At tinapos namin ang hapunan. Naghintay ng pagpalit ng taon, tumunog ang kampana ng eksaktong alas 12. Malakas ang putukan sa labas. Maingay ang kantahan. Tinawag kami ni inay sa hapag, "Luto na ang lugaw!" Nagbatian kami ng Happy New Year. Naglagay ng lugaw sa aming mga pinggan. Saktong init, saktong alat, saktong bango ng luya, saktong lambot ng kanin at manok. Yun na siguro ang pinakamasarap na handa sa mundo. Matagal nang pumanaw si tatay at inay. Ngunit, kip-kip-kip-kip ko sa aking alaala ang lugaw ni inay. Hindi ko tuloy maintindihan bakit kinukutya nila si Leni Robredo ng lugaw. Dahil sa aking alaala, ang lugaw ni inay sa panahon ng takot at pangamba ay lugaw ng pag-ibig at pag-asa. Lugaw ni Marvin B. Aceron. Maraming salamat po. Yun, marami pong salamat Sir Xiao Chua sa inyong pagbitaw ng tula tungkol Or, sa lugaw. Yes. Yeah. Ano masasabi mo doon, Berto? Nakakagutom. Pero yun naman talaga eh, di ba? Lahat tayo ay nagugutom, lahat tayo ay nauuhaw at gusto natin na tayo ay mabusog. Lahat tayo ay gusto natin na maging hindi nauhaw. Tama. Diba? Sino ba may ayaw kumain ng tama? Diba? Truth. Okay. So, maraming salamat. Ano? At isa lang po yan si Sir Xiao Chua na nagpalista po para mag-perform. No? So, kahit sino po, ito ay isang safe space. Although, of course, meron po tayo po yung naka-live sa San Anselmo Press. Opo. Hello Hi. Po. So, ipopromote din natin ang ating Facebook group, Usap for Leni. So, kung gusto niyo pong makita yung aming mga meron po kaming ginagawang proyekto po sa ngayon, no? At excited po kami na i-share ito sa lahat. Abangan. Pero ginagawa pa lang namin. Pero kung gusto niyo pong maantabayanan kung ano mangyayari, so paki-follow po ang aming Facebook page na Usap para kay Leni. Okay. Ayun, follow us for more updates. Yeah, true. Ayun. Okay, so ang ating susunod po na magtatanghal dito sa Entablado ay si Juan Equis. Palakpakan natin si Juan Equis. Woo! Shout out sa idol kong si Xiao. Magandang hapon po. Ako po si Juan Equis at magbabasa po ako ng isang tula na hindi umabot sa libro. Tungkol din kay Leni, hindi lang nakasama dito sa collection. Pero meron din po akong tula sa libro na nilunsad ngayong hapon. Diwata ng lugaw. Itinatago ng liwanag ng kanyang ngiti ang mga hinukay na libingan ng antok sa ilalim ng kanyang mga mata. Sapagkat 18 oras siyang nakikinig sa ponebre ng kalam ng kaluluwa ng mga pinatahimik at pinatiran ng pahinga at hininga. Walang dapat makakita sa pagal na bumubungkal sa kapayapaan ng kanyang mukha. Sa 16 na oras, nagigisa siya ng bawang at luya, nagpapakulo ng malagkit at kasubha sa kalaliman ng kanyang panaginip at buntong hininga. Saan siya humahagilap ng apoy upang mapanatiling mainit sa sikmura ang pangarap? Hindi tulad ng ibang diwata, hindi siya itinatago ng alinmang bundok. Walang misteryong tinatabingan ng anumang kagubatan.
Siya'y payak, dalisay, namumukadkad na rosas sa bangketa ng mga gutom, sa eskinita ng mga sinisiil, sa kalsada ng mga pagod ng managinip. Walang kailangang isuko upang siya'y masumpungan. Dinig niya ang dasal ng sikmura mong kaunting init lang ang inaasam. Salamat po. Last na tula. Ito kasama po dun sa pink na libro. Gabay sa pagluluto ng lugaw. So sa mga naghahanap po ng recipe ko paano gumawa ng lugaw, ito po yung recipe ko. Mga sangkap, bawang, sibuyas, luya, malagkit, kasubha, kaldo ng manok, murang sibuyas, Leni Robredo. Mga hakbang, igisa ang inis at ginayat na sibuyas, isunod ang alinlangan at pinitpit na bawang, kasama ng kaluluwa ng ginayat na luya, lunurin sa aroma ang pagal na pag-asa. Ambunan ng patis o naipong luha, pagkatapos mong haluin, kasama ang kasubha. Ilatag ang mga pangarap na iyong isinilid sa bawat butil ng bigas na malagkit, sapagkat laksa-laksa ang kailangang pakainin sa Espiritu Santo, kailangang manalangin na ulitin ang pagpaparami ng isda at tinapay para sa 4,000 palamuning hentil. Ibuhos ang kaldo, ang pinakulong lasa ng pagbabago, hayaang maiga hanggang manumbalik ang pag-asa. Haluin maya't maya habang sinasambit ang litanya ng kalam ng ating sikmura, ang ating gutom na hindi na maisatula. Kapag nakamit na ang nais na lapot, budburan ang lugaw ng bawang na tutong, sibuyas na mura at pagtitiwala na kayang busugin ng pag-ibig ang kaluluwa nating dinayukdok sa pangarap at kumpiyansang tumayo. Ilibing ang hiniwang itlog na nilaga sa malapot na pusod ng lugaw ng ligaya. Hayaang lumaganap ang samyo at init mula sikmura hanggang sangiti, mula bangungot hanggang sa pangarap, mula pagkadayukdok hanggang sa pagkamulat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan muli si Juan X. Kay gandang tula, no? Yung parehong munti ka nang makarating doon sa libro at yung, of course, yung nakarating sa libro. Yeah. Hindi ako masyadong magaling at marunong magluto, no? Pero alam natin ang ingredients ng tagumpay. Tama. Alam natin ang ingredients ng... Alam natin ang lasa ng tagumpay. True! Alam natin ang lasa ng transparency, ang lasa ng good governance. Doon tayo. Sa masarap ang governance. Okay! Right. Sige po, ang susunod nating magpe-perform, no, na nagpalista para po sa ating open mic ngayong gabi ay, habang inihintay natin, nandito na ba? Wala pa si Pink Moon, nandiyan ka na ba? Okay, hanggat wala pa si Pink Moon, ang ating susunod na magpe-perform ay si Ron Kapinding. Uy, Ron! Hello po! Palakpakan natin si Ron, guys! Maraming salamat. Pwesto ako rito para nakaharap ako sa ibang tao. Yes! Salamat, Noel. Magandang hapon po. Salamat, lalong-lalo na sa kay Ralph na inimbita ako rito. Pagdating ko rito, nakita ko napakarami kong estudyante, pati si Toto Sorioso, pati si Ron Ponte, pati si Flo, Jerome, pati si Abuel. Ang bibigkasin ko ngayon ay alam ng mga estudyante ko, pinapamemorya ko sa kanila ito noon. Ito isang klasikong monologo ni Antigone, Greek tragedy siya. Pero kung papansinin mo, nakakagulat, parang akma-akma siya ngayon. Kung ito ay parang monologue ng mga kabataan, at naalala ko tuloy yung mga kabataan na inaalis yung mga mural nila, yung mga poster nila, tapos tumalaban pa rin sila kahit pinapatahimik sila. So ito isang speech ni Antigone na sinali ni Dr. J.B. Capino sa Filipino. Kausap niya rito yung hari. At ito yung speech, sana makinig kayo. Kung hindi man yung Anselmo Press, na-record ako. Na ito na yung monologue, pag tingala ko, yun na yung simula.
bakit mo ako pinapatahimik? Dahil alam mong tama ako? Akala mo ba di ko nakikita sa mukha mong tamang sinasabi ko? Hindi mo yung kayang aminin, siyempre. Kaya patuloy ka sa pag-angil at pagtatanggol sa buto na tinatawag mong pagkakaisa. Diuduraan ko ang pagkakaisa mo. Diuduraan ko ang pananaw mo sa buhay na kailangan magpatuloy ang buhay kahit kasinangalingan na ang mamayani. Para kayong mga asong dinidilaan lahat ng naamoy ninyo, kayo at ang pangako ninyo na nakababagot na pagkakaisa. Basta wag lamang masyadong hingin mo. Gusto ko ang lahat sa buhay, totoo, at gusto ko ngayon na. Gusto ko buong buo yun, kumpletong-kumpleto, kung hindi tinatanggihan ko yun. Ayaw ko ng katamtaman, hindi ako matutuwa sa kapirasong cake na iaalok mo sa akin kung mangako ko magiging mabait na bata. Gusto ko makatiyak sa araw na ito, makatiyak na magiging maganda ang lahat gaya nung bata pa ako. Kung hindi, gusto ko na mamatay. Yun po yung pinapamemorize ko kina Ralph noon, nung estudyante pa sila. At ito naman ay sinulat ko. Ito hindi ko sa ulado kahit sinulat ko. Sinulat ko to nung mga ilang buwan pa lang, yung kasalukuyang presidente natin, dahil nagtataka ako, hindi ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mga kaibigan ko na nagulat ako na may ganun palang kulay ang ugali. Siguro makaka-relate din kayo, marami kayong kamag-anak o mga kaibigan na, ba't naging ganito na ito? So ako naman, dahil hindi ako nag-unfriend at nagbablock, naglabas na lang ako ng saloobin ko sa pamamagitan ng isang sinulat kong ito, nilagay ko sa social media ko, at ang pamagat ay sa kaibigan ko. Straightforward lang naman po ito, may konting tugma, kaya tinan nyo nga po, baka makaugnay kayo rito. So sa kaibigan ko, ito ay pakikipag-usap ko sa kaibigan ko, sino man siya. Sa kaibigan ko. Hindi kita sa politika kakausapin dahil malalim ang pinagsamahan natin. Sentido ko muna lang ang ating pairalin. Isa pa, hindi ako ganong magaling sa politika. At ikaw rin, hindi ba? Kaya nagugulat akong bibong-bibo ka bigla at maalam na parang kilalang-kilala mo't nasaksihan mula pagkabata ang iyong dinidepensahan. Eh, hindi naman. At kahit ang mga eksperto, matatalinong mga naliksik at mababait, hinusgahan mo bilang makikitid. Minsan may insulto pa, minsan pa nga red tagging at panggigipit. Mayroon at mayroon kang paumaniing may hihirit sa iniahayag nilang daing, punat, hinanakit. Nagugulat akong dahil sa kanya, isinuko mo na ang dati mong pagpapahalaga, na walang bigla ang lahat mong awa at bumitiw ka na sa pag-asa. Hindi dahil iyon ang tama, kundi dahil sa gayong pagkamanhid lamang aakma ang iyong pagdidepensa sa kanya. Sino ba siya? Bakit sa kanya mo lang pinipiling magbulag-bulagan? Kahit alam mong sa laulas at walang kalinangan kumpara sa mga nakaraang kahit paano'y may kaihiyan. At ikaw, ano na nangyari sa'yo? Ano bang pinakain niya sa'yo at para kang biglang naging estranghero, maligno, mamamatay tao, bastos, impakto, manhid, mapangapi, palamurat, demonyo? At hindi na ang dating kaibigan ko. Naaliw ka bang nabibigkas niya sa wakas ang mga kasamaang noon mo pag gustong mabigkas, ngunit nauunahan ka lang ng hiyat o galing wagas? Bakit? Napagod ka na bang maging mabait? Hindi ka na naniniwala sa pagmamalasakit? Bumalik ka na uli sa pagpaparusa at pananakit? Sawa ka na bang gumamit ng isip? Aminin ko, kaya ako hindi umiimik ay dahil nangangamba ako, hindi sa banta o mura o sumpa ng mga kapanig mong panatiko. Nangangamba akong magtalo tayo at masaktan kita at itakwil mo ko dahil nawala na rin yata ang pagkilala mo sa argumentong matino. Kaya tumatahimik na lang ako. Tandaan mo't itaga mo sa bato, hindi kita itatakwil kailanman. Ilang ulit man akong masuka sa iyong pagdadahilan, higit na mahalaga sa akin ang ating pinagsamahan. Magbago ka man, maging karumal-dumal ka man. Tatanggapin ko na lang ang masaklap na katotohan ng hindi na talaga uubra ang mataas na kalinangan at matinong pangangatwiran sa ating pagkakaibigan. Yun lang po. Magandang gabi po. Oh, pwede pa natin move. Hashtag relate. Grabe. No? Yung naka-empathize ako, no? Doon sa frustration at yung
araw-araw na pagsayaw ng tinikling kapag kausap mo yung mga kaibigan mo at kamag-anak mo na hindi mo kaugnay ang mga values at mga paniniwala. True. Ikaw, Berto. Share ko lang. O go share. Kapag nasa bahay ako, ayoko nasa bahay eh, kasi sa bahay, ang TV laging nasa SMNI. Bumali ako ng smart TV para gamitin namin, pero tatay ko ginagamit kakapanood kay Laki Buloy. Mm-hmm. Ayun, sad. Gusto ko nang benta ulit, char. Pero ayun. Lagi natin inaalala, Berto, na kaya tayo nandito tumitindig at nagpe-perform at sinishare yung ating mga paniniwala at adhikain. Kasi ang laban na to ay laban din naman para sa kanila, yes, at sa mga mahal natin sa buhay. Dito para sa atin lang. Mm-mm. Hi! Di bale, kaya natin ito. Mag-uwi okay. Tayo. Ay. Ah, may announcement! Sure. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko dito, pero mayroon po akong mga Leni-Kiko na baka gusto niyong gawing banderitas. Oho. Kunin niyo lang sa akin. Marami pong salamat. Ayun, palakpakan. Namimigay po ng banderitas ng Leni-Kiko. Punta na lang po kay Sir Xiao Chua at makukuha niyo, mapapasa inyo na ang libreng banderitas. Yes. Okay. Thank you po, thank you po. Kukuha po ko ng isa mamaya pagkatapos ko bumaba dito. Okay! Sige po, tawagin po natin ang susunod. Ang susunod na magtatanghal. Magtatanghal ay si Hannah Pagila. Go, Hannah! Hello, ayan. Magandang gabi po. Ayun. All the way from La Union po. Ayan. So, ang ibabahagi ko pong tula sa inyo ay... nasimulan ko noong ako po ay naka-quarantine noong March 2021, noong ako po ay nagkaroon ng COVID. Ito po ay may pamagat na bilang. Pero bakit siya mahalaga? Recently, bago nagkaroon noong LU Pink Wave, nag-house-to-house campaign kami sa isa sa mga liblib na lugar doon sa San Juan, La Union. Ito yung Talugtog, Gawad Kalinga Village. Tapos ang sabi sa amin nung sumalubong na parang isa sa mga opinion leaders nila, maraming salamat. Kayo pa lang yung pumunta sa amin dito. And to think, meron ng ibang mga presidential caravan na nagpunta, na home turf pa nila, yung La Union, pero ni minsan hindi sila pinuntahan. At sabi nila, Ma'am, 100 lang kami dito, pero sigurado ko sa inyo, itong bilang na 100, mapupuntang boto kay Leni po at Kiko. Diba? Parang, grabe yung bilang na yon, ibang klase. And iba nga pagsabing tao sa tao, diba? So ito po yung aking tula na may pamagat na bilang. Matapos matutong bumigkas, kasunod na aral ay ang magbilang. Isang hakbang patungo sa pagkamulat, pagkamuwang. Una, mga daliri sa kamay, sunod sa paa, hanggang sa maubusan ng bahagi ng katawan na kayang paabutin ng mga salita. Mata, tenga, balikat at bisig, mga tigalawa, mga bagay na pangpuna o pinupuna, pangakay, pandinig, pangpakikipagkapwa, nabibilang. Mula sa sarili, dahan-dahang tinuturong bilangin mga natatanaw. Dalawang bola, tatlong mansanas, magdadagdag, magbabawas, maging pagbibilang, umaakyat ng antas. Mahalaga matutong magbilang. Maraming praktikal na kagamitan, panukat ng layo, lawak, tagal at timbang, init, lamig, tulin, dami. Mahalagang malaman kung ano ang bilang. Estima na nasa 1,000 ang hibla ng buhok sa ulo. Nagagamit ba ang bilang sa pandama? Dahil bawat numero may bigat, may halaga. Tinuro ba na ang bawat tansya ay may kaakibat na bakit? Tinuro na ang isa ay kaunti at ang 1,000 ay masyadong marami, pero kailan titigil ang pagdami? Nahuhumaling sa bilang, nakakalimutan na yan ay may mga ngalan. Ikatlong hakbang, ipaalam. Ano ang lalim ng bawat bilang? Tibok, hininga, efficacy, statistika, patient 0, 1,001, 1,002, 1,003, buga. Ilang compressions pa? Ilang siklo pa?
ilang baga pa. Dalawa. Dalawang mata, balon ng milyong katha. Ilang libong pares pa ang tatakluban ng tela, abo sa abo, butil na daang libo. Kumawala at damhin ng pasan, ano ang timbang? Nang upuang walang laman, yapos na ulila ng dadampian, titig na walang paroroonan. Ano ang timbang ng kawalan? Ano ang bigat ng puwang? Marunong nga bang bumilang? O magkikibit balikat na mangmang? Matapos matutong gumikas, huwag mag-alangan. Tikman ang lupit, ang hapdi, ganap ang tindi ng bawat bilang. Tumindig. Ikaw at ako ay may laban. Salamat po. At kung may oras pa, ito po. O yan. Ito pong isang tula ko naman po ay naisama sa Beyond PGH, The Human Spirit Project. And then nasama rin po siya sa Markazine ng Rebo Press. Ito po yung operative word, okay. We do not wait for things to go back to normal. We wait for things to be okay. Okay is safe. Okay has tinges of hope. Not too optimistic, but just the right amount of warmth. Okay is the mid-ground, far from over, yet beyond what was. A starting point of what will be. 0, 0. A new consciousness. When what was can never be, and what is should never have been. Okay is the green light to what has been brewing. We wait for okay. Not all correct, for nothing has been correct. What was all was just some. What was correct was just wrong. Okay is for the undoing, the unlearning, the dismantling of what was thought as normal. What thrives on ignorance, complacency, and disregard for the downtrodden man is not normal. Thieves come to steal, kill, and destroy. In the lull of the night, it is not only they that thrive. Those that are unquenchable too. Flames that simmer, lick, and flicker. Okay is the wick that will light our homes, that will ignite our hope. It too steals, kills, and destroys what reeks of death, of greed, of corrupt dreams. Hope tramples fear. Darkness flees at the touch of the smallest ember. Okay is the eve. Okay is the dawn. Okay is our call to carry on. We pray for okay. Until then, listen well. The rising rhythm will not be quelled. Thank you. Maraming salamat, Hannah. Maraming salamat. Yung napaka-vivid nung kanyang pag-describe nung kanyang karanasan, yung medical na karanasan, no? Siyempre, no, itong huling dalawang taon, parang lumipas lang, tas nakakulong tayo lahat sa bahay. Yung iba sa atin nakulong sa ospital at mayroong mga pinagdaan ng mga sakit. Hindi lang yung COVID, pero yung mga sakit na hindi masyadong naagapan agad kasi nga, puno ng COVID sa ospital, no? So magpasalamat tayo na ngayon, okay na siya, no? Pero sana pag iyan isa din sa mga bagay na iisipin natin yan pag namili tayo ng susunod na pinuno ng bansa natin na alam kung paano responde sa mga ganun. Yes, kung sa future ba, no? Hindi natin alam kung gaano ka volatile ang mundo, no? Kailangan natin yung mag-aayos ng ating health system. Alam yan ni Dr. Loaf, yes. No? Speaking of loaf, no? So ipapakilala ko ulit, ano, kami ang nag-organisa po ng open mic na ito ay ang Usap Para Kay Leni. Ang Usap Para Kay Leni ay isang grupo ng mga spoken word artists, no? Na ang layon ay magamit ang aming gifts, no, para maisabi namin sa mga tao kung ano yung mga kabutihan na para mai-promote namin, no, si Reni Nobredo at saka si, yes, Kiko. Ang trabaho kasi talaga ng spoken word artist ay magbahagi, yes, ng messages using
literature. Yon, and tama. Performance. Yan. At ang isa sa mga nag-initiate, no, isa sa mga nag-inisyatibo nitong proyekto na ito ay ang susunod na magpe-perform at maaaring narinig niyo na siya dalawang beses kanina nag-perform siya, ang ating Memo Plus advert. Memo Plus advertisement. Boy, biro lang po. Okay, si Ralph Fonte. Dr. Ralph Fonte. Magandang gabi, ako si Ralph. So, andito ako ulit. Ang pangalan ng rally sa Palawan, Paglaom. Paglaom, isa lang 'yon. Ibig sabihin, pag-asa. 'Yun din yung pamagat ng tula ko, pag-asa. Hindi ako nag-iisa sa ganitong pag-aalinlangan. Kapag ang kasaysayan ng isang bayan ay lipos ng mga alipato na iniluluwal ng mga kabahayang nasusunog, walang katiyakan ang mga gabi, maliban sa abo at mag-uuling ng mga haligi. Ito ang dahilan kung bakit nakatatakot ang liwanag ng mga alitaptap na marahang kumikislap habang nakalutang sa ibabaw ng ilog. Gayong kubli pa ang buwan, tulad ngayong gabing inaabangan natin ng kalimbahing sinag, talagang nakaaakit sa dilim ang kahit anong ilaw, kahit ang nakalutang dingbaga sa dulo ng sigarilyong hinihit-hit ng sundalo bago upusin sa batok ng musmus. Ay, napakahirap bigkasin ng pag-asa kapag naghahalo sa lupa ang dugo at pulbura, at kapag salitan sa mga bibig ang mga bunging ngipin at basyo ng bala, dahil nasanay tayong kapag nagliyab ang mga palayan at kagubatan ay ikakanin ang putik at uulamin ang alabok. Gayunman, may sinusundang sariling panahunan ng daigdig na hindi natin mapipigil. Gaano man kabigat ang ating pag-aagam, mamumugad sa ibabaw ng ilog ang nagliligawang mga alitaptap, mangingitlog ang mga taklubo sa kabila ng mga bomba, at kamakailan palagi nang nagsisiklab ng kulay ang mundo, namumulaklak ang mga balayong, nagkukulay rosas ang liwayway, na parang binabaha ng talulot ang lahat ng ating mga lansangan. Kaya, pusikit man ang dilim, nagniningning nakalimbahin ang bawat nakataas na kamao, mistulang mga ilog ng sulo, tangan ang bayang nagtaboy sa masusukal na anino. Hindi ko naiisip ngayon ang mga alipato. May sariling oras ang lahat. Sa mundo ang alimbukaran, ang mga pisngi ng buwan, ang habagat, ang amihan, ang muling pagdapo ng pag-asa sa mga lupaing minsan nitong nilikas. Yun lang po, maraming salamat sa pagdalo. Muli, ako po si Ralph Fonte. Sa mga nandito pa, sundan nyo kami sa Facebook. Usap para kay Lenny. May pakulo kami na ilalabas namin sa mga susunod na araw na may kinalaman sa spoken word, pagtula, at syempre, sa inaasam nating kinabukasan ng ating bayan. Muli, may gabi kanindong tanan. Matamang salamat sa pagpakundigi. Siyempre, wala si Berto, di ba? Maraming salamat, Dr. Fonte, no, sa is Dr. Ralph Lof Fonte, no? Pag-asa, minsan nakaka-relate tayo doon, ano, na minsan gigising ka, hindi mo alam kung meron pa bang saysayang laban, ano? Pero merong saysayang laban, merong pag-asang darating. At hanggat... may saysayang laban hanggat tayo ay merong say-say. Yes. Kaya huwag tayong mananahimik. Brainy, witty, gusto ko yan. Push yan, push. Alright, so... ayun. Sige, hinga munang malalim. Sorry, late ko na pong nasabi sa inyo na sa spoken word performances po,
meron po kaming kultura na kapag nagugustuhan, late na, no, kung kailan patapos na, ngayon ko lang din naisip, no, na kapag meron po kayong nagugustuhang linya, we o use our fingers, nilalatag na mga sinasabi ng ating mga performers, no, kayo po ay mag snap your fingers, magpipitik ng inyong mga daliri, no? More snaps meaning or pwede rin okay. So mag-snap na fingers. Sorry late ko na pong nasabi, pero yun po ang isa sa aming mga kasama sa aming kultura po sa pagpe-perform po ng spoken word. Unmuli po kami po ay usap for Leni, no? Kami po ang nag organisa nitong open mic na ito. Meron pa tayong dalawang performers na paparating. Itong dalawang ito ay narinig nyo rin kanina na nagbalagtasan. At tawagin na natin ang isa sa kanila. Si Dakila ng Mga Makatas. Maraming salamat. Di ba doktor ka rin? Ayan, tsaka kay Berto. I-dedicate ko po itong tala kay Joel Pablo Salud, na masyadong busy dun sa likod. Lumabas po sa 100 Pink Poems for Leni. Ang title po nito ay Tang in a Mocha. Nauumpisahan ko sa isang epigraph. Ako po ay biktima ng fake news ni Mocha Uson. Nang ang Hilaw Revolution ay nagsilbing isang banta at ang lugaw is essential, ang sigaw na itinakda. Ang mga trolls at tabogo ay nababahalang bigla, kaya pinabudbud nila'y mga uwad na balita. Kombong champurado at coke ay swak sa Pinoy na dila, may tamis laso na sumpa at laksang debeching diwa. Marami pong salamat. Ito naman po yung tulang hindi natanggap sa sa lugaw ni Leni Pink Parol. Ayan. Ayan. Ang pamagat po nito ay Alpatrapong Pilipino. A, ba, ka, da, e, ga, ha, i, a, la, mano, para, sa, ta, u, yawa! Nag-aala-ala, nag-aala-ala ako, ha? Hindi. Ito, prepare dun sa ending, ha? Dumadaldal pa ako dun sa gilid. Maraming salamat, Dax. As always, malikot ang isipan. Diyan kita mahal. At dila. Okay. So, ang ating pong huling performer for our open mic tonight, no? Pero, no, bago pa natin siya tawagin, no? Titignan niyo dito sa kaliwa, no? Hindi na nagpakita si Pink muna, no? Pero kung makikita niyo sa kaliwa, medyo pumupusyaw ng kalimbahin ang ating mga ulap, no? Sumisilip ang buwan. Yes. Pero ganoon naman kasi talaga dapat, hindi naman, 'di ba? Yes. Keso makita mo o hindi, andyan. Yes, the important diba? Thing is alam it's mong, there. 'Di ba? Kahit at mapagkakatiwalaan mo na andyan siya, magbibigay ng ilaw sa iyo pag kailangan mo. Yes. 'Di ba? All we have is faith. Sideline. Segway. Eh ganyan tayo. Oo. So, ang ating huling performer for tonight ay isa ring miyembro ng Damakatas, si RR Kagalingan. Magandang gabi po sa lahat. At una po, dalawa po yung pinagdiriwang natin kahapon. Ano? Una yung kaarawan ng aming minamahal na Pangulo sa Linangan sa Imahen ni Torre Catanyo. Nandiyan pa ba siya? Si Doc Jody, maligayang kaarawan. So kaarawan, tsaka death anniversary naman ng aming patron. Ika-123 paggunita sa kamatayan ng patron ng Lira na si Emilio Jacinto. Nagtungo po kami kahapon sa Magdalena. Ganun pa rin, ano? Kung gusto niyo po magpunta doon, pwede niyo pong bisitahin si Jacinto. Doon po siya nakipaglaban, ano, patuloy na nakipaglaban sa mga kaaway, no, at hindi umanib kay Aguinaldo sa pakikipaglaban. At pangalawa, no, yung nais din po natin ibahagi sa akin tula, yung ginawa pong pagpanhik ni na Andres Bonifacio noong Abril 1895 sa bundok Pamitinan sa Rizal. Ginawa po ng ating mga katipunero ay pumanhik po sila sa bundok na ito para magnilay sa gagawin nilang makatwirang paghihimagsik. At sa tingin ko, sa pagsabak natin sa himagsikang rosas, napakahalaga
na pagnilayan natin at suriin natin ang ating loob no, sa ating makatwirang paghihimagsik. At kasama rin po si Jacinto sa pag-akyat sa bundok na ito. Jacinto sa bundok pamitinan. Sapagkat kailangan ang bundok sa ganitong mga pagpapasya, pumanhik sila ng makapagnilay sa yapos ng lungti, sa lihim ng yungib, minarapat nilang litisin ang sarili at kalagan ang ninunong nakakulong. Sa kanilang mga sulo, naglalaro ang mga aninong alam nilang totoo at mula sa mga katawang sadyang inalipin. Maalwan sa baga malamang ang hanging mapagpalaya, babaybayin nila ito sa wika ng kanilang mananakop, Viva Independiente de Filipinas. At hanggang ngayon, hindi natin ito mahanap-hanap. Nang kanila nang sinulat ang dapat sa malalamig na bato, nag-init naman ang kanilang loob at naghuhumiyaw sa tahimik ang kabataang napasama. Napaisip siya, kung may babalikan pa matapos pumanaog sa bulwagang ito ng liwanag at dilim. Walang nakikita kundi nagniningning na galit sa mga mata. Maraming salamat po at mabuhay si Emilio Jacinto at ang mga lahat po ng mga manggagawang pangkultura at mga alagad ng sining na narito. Patuloy po nating ibigin ang ating bayan at ngayon saksihan natin ang kalimbahing buwan. Palabasin natin. Maraming salamat. At maraming salamat, RR. What a way to end the R open mic. Yes. No? Sobrang galing talaga ng mga makatas, no? Yes. Idol. Mga load kicks. Tapos na ang tulaan, subalit hindi pa ang gabi. Yeah. At nandito pa tayo at tayo ay pasensyosong maghihintay sa ating Pink Moon. Pero bago ang lahat, gusto po namin magpasalamat po sa lahat ng nandito at nanatili at nakinig sa mga saloobi ng ating mga performing artists, no, performance artists, mga spoken word artists na nagbigay ng kanilang mga pyesa at nag-deliver ng kanilang mga pyesa. Muli kami po ay ang usap para kay Leni. Kung maaari lamang po ay i-like nyo po ang aming Facebook page at meron po kaming isang malaking proyekto na paparating. Yeah. Ginagawa po namin siya ngayon. Hindi ba, Berto? Yes. Tapos mo na ba yung ambag mo doon? Yun lang. So, unti-unti po namin itong binubuo at gusto po namin na matunghayan po ninyo kung ano po yung labor of love na ginagawa po namin. Ano? Yes. Yeah. So, muli po, ako po si Jerome. At ako si Berto. At nagpapasalamat sa inyo. Yes. Magandang gabi po sa lahat at magpalayang gabi po para sa lahat. Alright. Maraming pong salamat. Gina dito sa space at nagtitimulang ako. Maraming po salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa ating paglulunsad ng aklat na Lugaw ni Leni, Pink Parol, KKK, Kakampink at iba pa. Maintindihan yung hindi namin ma-memorize sa gabing ito sapagat napakahaba po ng title. Pero mabibili niyo po ito, inedit ni Virgilio Almario at ni Aldrin Pentero. National artist po si Sir Virgilio Almario mula sa San Anselmo Press. So sana po makasama ho namin kayo sa adikain at makabili din po kayo ng dokumentasyon ng ating panahon. Ito po ay kasaysayan na nangyayari ngayon at ginagawa, kaya sana po magkaroon tayo ng alaala ng ating People's Campaign. Sab? Maraming salamat po sa pagdalo sa inyong lahat dito po sa ating napakagandang event sa Leni-Kiko HQ ng Katipunan QC.
At kami po ay nagpapasalamat uli sa San Anselmo Press, sa mga Tagalira, sa mga Makata, sa mga ibang nagbasa. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagbibigay ng inyong talento sa entablado ngayon. Siguro bilang panghuli na lang, Sab, ano? Muli, ang nais kong ipaalala sa ating lahat, iba-iba man ang pili mo at pili ko, sana pare-pareho nating piliin ang Pilipino. Ako po, si Xiao Chua, isang public historian, ang inyong Professor X. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ako po si Sabrina Catherine Anonas at sa ngalan ng San Anselmo Press, maraming salamat po at maligayang araw ng kagitingan sa inyong lahat.